Catherine, we're not getting any younger. 2 years na tayo magnobyo. Let's get married. Dave, alam mo naman na hindi maaari, hindi ba? Simula pa lang sinabi ko na sa'yo yung totoo. Wala akong nilihim sa'yo. I'm a married woman. Yeah. At dahil mahal na mahal kita, pikit mata kong tinanggap ang katotohanan yan. Labag ng kondisyon na binigay mo, para lang tanggapin ako sa buhay mo, tinanggap ko. Hindi ako lumampas sa guhit. Hindi kita pinilitan sabihin sa akin kung sino asawa mo na ayaw mong sabihin dahil nag-aalala ka na, ma-iskandalo siya. Nagkasya lang kung kahit papaano yung nahahawakan kong kamay mo. Paminsan-minsan naaakbayan ka. Paminsan-minsan nahaligan sa mga labi. Sapat na sa akin yun. Umasa ako na baka sakaling dumating din ang pagkakataong ko sa kanyang palayain. Kahit ako, umaasa na ko sa niya akong palayain. Na sa kanya magagaling ang kahilingan na maanal ng kasal namin para pareho na kaming namaya. Pero sa tingin ko, hangga't wala pa siyang plano magkasawa muli, hindi niya gagawin yon. Hindi siya lalapit sa akin at hahanapin ako para lang humingi ng annulment. He practically said it before. He will not let me go. Yon ang parusa niya sa akin dahil iniwan ko siya at akong unang kumala sa ilalim ng aming kasal. Catherine, hindi mo ba naiisip na humingi ng annulment? Nakakahiyaan lang niyang hanapin at kausapin ka. Minsan naiisip ko rin yan, Dave, pero hindi ko kayang lumapit sa kanya. Catherine, I'm sorry, pero kung naiinip ka na, nasa iyo na kung hindi mo na kayo maghintay at... No, it's not that. Catherine, ano ba? I love you so much. Alam mo yan. Kaya nga ako nagtsaga maligaw sa'yo ng 2 taon. At kahit inamin mo sa akin kaya hindi mo matanggap ang paliligaw ko, dahil may asawa ka na, umasa pa rin ako. Na nga akong unawain ka, kukulitin ang magpakasal habang hindi pa pwede. Then, nagdagad mo bang paghintay at pag-unawa, Dave? Hagat kaya mo. Pero kung hindi na, wala na ako magagawa. Nasa iyong pagpapasya. Sana lang kapag nagising ka na sa katotohanan, inaksaya mo lang ang buhay at panahon mo sa akin. Huwag mo akong sisisihin dahil hindi kita pinilit na maghintay. Napabuntuhin niya na lang si Dave sa huli. Ito pa rin ang talo. I'm sorry. I shouldn't have opened this topic. Hindi ko na lang kasi mapigilan mag-inip, but don't worry. Kapag hindi ko na kaya maghintay, hindi kita sisisihin. Hindi panginginayangan ang panahong ginugol ko sa iyo. Dahil naging masaya naman ako na mahalin ka. Salamat. Doon natapos ang usapang yon. Palagi naman ganun. Nangungulit si Dave na humingi na siya ng annulment sa kanyang asawa. Pero sa huli, ito rin ang sumusuko. But he is right. Hanggang kailan nga ba ako maghihintay kay Blake? Hanggang kailan ako aasa na siya ang kusang magpapalaya sa akin? Paano kung hindi na niya ako palayain? Sa pagkakataong to, hindi na maiwasan ni Catherine ang mapaisip sa kanyang kinabukasan. I want to have my own family. A real family na makakasama ko hanggang sa aking pagtanda. Isang mapagmahal na asawa, mga anak na gagabay sa akin, isang buong pamilya. Pero hanggang nakatali ako kay Blake, hindi ko yun makakamtan. Araw-gabing pinag-isipan ni Catherine ang kalagayan niya sa buhay. Yes, just once and for all, I have to talk to him. Baka tama si Dave. Baka gusto na ni Blake na makalaya sa aming kasal. Isa pa, hindi na siya active sa showbiz ngayon. Hindi na niya iintindihin ang kanyang anumang iskandalong kontrobersyang kasasakutan niya kapag nalaman ng media na matagal na siyang may asawa. Nasa huli, tuluyang nakabuo na pa siya si Catherine. I'm sorry, Blake. Wala pang bakanteng posisyon para sa'yo. Kuya Rallion, hanggang ngayon ba talaga ayaw pa rin akong pagkatiwalaan ng mga elders para sa isang mata sa posisyon na kagaya ng mga nahawakan niyong posisyon sa empire? Diretsong tinungga ni Blake ang namang alak ng baso. It's not that. Nagkataon lang na... No. Kahit ano pang sabihin mo, alam kong yun ang dahilan. They still believe that I lack the skill dahil kaumpisa ko lang sa pagsasanay na humawak ng mga negosyo ng angkan. Sa tingin ko, hindi lang dahil doon. Look at you. At the age of 31, wala ka pa naging seryosong relasyon. Kahit 3 taon ka nang hindi aktibo sa showbiz, you still live your life as if you still don't care about the world. Nabalitaan ng mga elders na madalas ka pa rin magpakita sa mga bar, umiinom, nagka-happy-happy. Ano naman ang gagawin ko sa buhay ko kung hindi ako maglilibang? Di sana hindi ka na lang nag-quit sa showbiz. Kung ganyan palang maiinip ka lang sa buhay mo. Ayoko na ng showbiz. Sawa na ako. Isa pa, iyan ang dahilan kung bakit nagdadalawang isip ang mga elders sa bigyan ka na mataas sa posisyon sa empire. Ikaw ang nagsabi sa kanila noon na ang maging artista at singer ang ultimong pangarap mo. Halos magpangamatay ka nga noon, makapasok na sa showbiz. At umimbalananda sa landas na tinahak namin. But look at you now. After you gained so much popularity, sa kalagitnaan at kainitan ng career mo, bigla ka nag-quit at nag-abroad. 2 taon ka na ibang bansa at hindi ka na nagbalik sa showbiz world. Naisip nila na ganyan ka fickle-minded. At iniisip nila na baka bigla ko rin talikuran ng business world o anumang responsibilidad na binigay nila. Ganun ba?
Well, maybe. Napabuntungan niya na lang si Blake. What should I do now to make them believe na magiging seryoso na ako sa mga pangarap ko ngayon? Bakit hindi ka na lang muna magharap ng babaeng pakakasalan na isang babaeng seseryosohin mo at kasamang bubuo na isang pamilya? Alam mo naman ng mga elders, they value the family so much. Para sa kanilang mahusay na paghawak sa isang responsibilidad ay may papakita sa mahusay na paghawak sa isang buo at masayang pamilya. Kuya Rallion, noon ko pa sinasabi sa iyo, may asawa na ako. Then where is your wife? Hindi makasagot si Blake. See? Kaya lalo silang di naniniwala sa'yo. Lagi mong bukang bibig na may asawa ka na kapag kinukulit ka na mag-asawa na. And yet, wala ka namang ipakilala sa kanilang babae. Where is she? At bakit hindi mo siya kasama? Bakit kayo naghiwalay? Sa madaling salita, yun ang tanong na nasa isip nila. Kaya lalo silang dududa sa stability ng kaisipan mo. Napabuntuhan nga na lamang si Blake. Naubusan na siyang ikakatwiran kay Rallion. Dahil alam niya, totoo naman ang sinasabi nito. May batayan ang pagdududa ng mga elders sa stability ng kanyang isipan. Dahil sa totoo lang, siya mismo hindi rin maunawa ng sarili kung bakit siya nagkakaganito. Hindi na talaga niya alam kung anong gusto. Malalim na kahungkagan ang kanyang nadarama, kaya hindi niya matukoy kung ano talaga ang gusto niyang gawin sa kanyang buhay. It's your fault, Catherine. Kung hindi mo ako iniwan noon, baka hindi ganitong kainatnan ko. Baka hindi ganitong palagi akong nakalutang sa kawalan. At sa dakong huli, sa isang tao namang bumabagsak ang kanyang paningisi. Ma'am, hindi pa ako bumababa si Sir Blake. Wika ng mayordoma na nagbukas kay Catherine. Baka ako tulog pa. Mga anong oras ba ako magigising ang ama mo? Naku, hindi ho ako sigurado. Wala ako kasing oras ang gising niya. Ang alam ko, madaling araw na siya umuwi kagabi. Lasing pa. Kung may hangover ho iyon, sigurado magbababad iyon sa bathtub. At pagkaligoy matutulog uli. At bawal ko siyang gisingin at katukin. Hindi rin ho siya tumatanggap ng unwanted visitor. But I'm his wife. Sigaw ng kanyang utak. Sige, pero pwede mong pakibigay na lang sa kanyang calling card na ito? Tawagin na lang kamo ko. Sige ho. Tinanggap naman ang katulong calling card na binigay niya. Pero agad din itong inilapat pa sa ranggate na bakal. Pabuntong hiningang humakbang na pabalik sa kanyang kotse si Catherine. Blake, anong ginagawa mo sa buhay mo? You ruined your career 3 years ago nang bigla ka mag-abroad. Nang umuwi ka naman ng bansa, hindi mo tinangkang bumalik. At ngayon lagi ka rulasing. Ano bang ginagawa mo sa buhay mo? Bakit? Napasa po sa sentido si Blake nang imulat ang mga mata. Naparami naman ang nainom kagabi. Damn! Hindi ko kasi matanggap ang mga sinabi ni Kuya Rallion. Naiiling na inot-inot na bumangon si Blake na tinungo ang banyo. Matapos itapat sa malakas sa buhos sa tubig mula sa shower, ang hubad na katawan nagbabad naman siya sa bathtub. Irresponsible! Yun ang tingin nila sa akin. No matter how much millions that I've made during my showbiz time, ganun pa rin ang tingin nila sa akin. They don't believe that I know how to manage my own money. Hindi ako walda sa pera at anumang oras na gustuhin ko. Pwede ako magtayo ng sarili ko empire. Pero mas gusto ko yun ipatunayan sa kanila na isa pa rin akong mondragon. But how can I do that? They don't want me to give a chance. Inis na tinapusan ni Blake ang paliligo at agad na nagbihis. Bumaba siya sa komedor para uminom ng kape bago umalis. Wala naman siyang definidong lugar na pupuntahan. Basta't gusto lang niyang umalis ng bahay, mag-drive, magpunta sa isang lugar na makakasagap siya ng saliwang hangin. Magandang umaga po, senyorito. Magandang nabati ng mayordomang si Aling Julia. Tanghali na ho. Ginawa niyo ho ako ng kape. Hindi ho ba kayo manananghalian? Wala akong gana. Sige na, tigawa niyo ako ng kape. Oho. Nagmamadali na gumawa ng kape ang matanda. Ito ho. Salamat ho. Dinampot niyang tasa ng umusok pang kape at nagsimulang humigop. Siya nga ho pala. May magandang babaeng dumating kanina. Hindi ko naman ho kilala kaya hindi ko na pinatuloy. Gusto nga sana kayong tayo dito sa loob pero ayoko. Sino naman yun? Casual na tanong ni Blake. Hindi siya interesado sa kahit na sinong babae. Kahit kaano pa yun kaganda. Catherine ho yata ang pangalan? Ho? Sukat sa narinig na pangalan, tinamay ko anong kumistot sa loob ng kanyang dibdib. Siya nga ho pala, mainiwan din siyang calling card. Agad itong dumukot sa bulsa ng suot na maid's uniform at iniabot sa kanya. Calling card? Tila wala sa loob na tinanggap niya na tinitigan. Catherine Leona Bautista. Tila may kaunong kislap na sumungo sa mga mata ni Blake habang paulit-ulit binabasa ang pangalan yun. Ano kung sabi niya? Tawagan niya raw siya kung maaari. Hindi alam ni Blake kung paano siya napapanatiling kaswal ang reaksyon ng mukha sa harap ng merdoma. Gayong sa totoo lamang, tila may dagang naghahabulan sa loob ng kanyang dibdib. Kay bilis ng tibok ng kanyang puso at halos hindi na siya makahinga. Sige ho, salamat ho.
Oho, kung may kailangan pa ho kayo, tawagin ninyo lamang ako. Sige ho. Ilang sandali pa ay nag-iisa na siya sa komedor, na natiling nakatitig sa hawak na calling card. Catherine, it's been a long time since the last time we talked. Marahang kumaplos ang dulo ng daliri niya sa nakalimbag na pangalan doon. So how can I face you now? Paano kaya kita kakausapin ngayon? At ano ang kailangan mo? Bakit ka tumawag? Dumating na ba ang hinihintay kong pagkakataon na hihingin mo na ang kalayaan mo? No way! You cannot get away that easily. Kailangan mo munang sumunod sa mga kondisyong hihingin ko. Pagkaway kinuha niya ang cellphone sa bulsa't nag-dial. Hello? Catherine? She swallowed hard. It's been 7 years since the last time she heard that familiar voice. Blake, so kilala mo pa ang boses ko, ha? Punong-puno na sarcasm ang tiling ito. Blake, don't be sarcastic. And thank you dahil tumawag ka at... So why did you came to my house? Ganun ba ka-importante sa jama para sa wakas ay naligaw ka sa bahay ko? Can I see you? I mean, let's talk about it personally. Really? You want to see me? Blake, okay, saan tayo makikita? Your place or mine? Blake, okay, let's meet somewhere else na makakapag-usap tayo ng tahimik. How about sa Mondragon Hotels and Restaurant? Magpapareserve ako ron. Let's have dinner. How about that, huh? Sige. Then it's settled. Tonight at 7. See you there. Then I have to say goodbye for a while. May pa akong gagawin. Okay, bye. Nawala na sa kabilang linya si Blake. He is still mad at me. After all those years, galit pa rin siya sa akin. But the good thing was, pumayag siya makita kami. Pero sana, pumayag siya magkaroon kami ng annulment. We both need that final closure so we can move on to our new life. Napabuntong hiningang sandali si Catherine ng likod sa swivel chair at marahang pinikit. Parang kailan lang, siya ang hindi mapakali sa pagnanais na malapitan man lamang si Blake. Makausap po kahit simpleng pag-uusap lamang siya, kahit na konting bansin. Yon ay nung mga panahon kagaya ng ilang kabataan, baliw na baliw siya sa paghanga sa kanyang idolo. Blake, I love you! Blake, will you marry me? Isang kiss lang, Blake! Halos hindi magkamay ang mga kabataan, dalaga man o mga bading, na nanonood ng concert ni Blake Damont Mondragon, the singer, the actor, matinee idol, heartthrob na hinahangaan ng lahat. Sa dami ng kanyang fans na nababaliw, hindi lang sa maganda niyang boses sa husay sa pag-arte, kundi sa ang kanya rin niyang kagapuhan at katikasan. He is a phenomenal, a God's gift to women. Pero hindi lang ang mga katangian noon ang taglay ng 24 anyos na binata, kundi masigit ang taglay ng natural na kabaitan niya, kaya lalo siyang napamahal sa mga fans na nababaliw sa paghanga sa kanya. Hey, are you alright? Malambing pero malakas sa tanong ng binata sa ratang naroon sa Coliseum, ang apat na kanta. All right, sabay-sabay na tugon. We are na mga kabataan. Good. I love you all. Do you want more of my songs? Yes, we want more. Minsan pa'y sabay-sabay na tugon ng mga ito. All right, I'll give you more. Yes, we know you, Blake. Marry me. Muling umugong malakas sa sigawan. Pero nang malingaw ng malamyo sa tugtog mula sa hawak ng gitara ni Blake, natahimik ang lahat. At lalong namayan ang katahimikan sa paligid na magsimula ng kumanta, ang binatang awitin na siyang makabagbagdam namin. Siya mismo nag-compose. Isa iyong awitin tungkol sa isang wagas at walang kamatayang pag-ibig ng isang lalaki at isang babaeng nasa magkabilang dulo ng mundo. Isang malawak na pag-ibig na hahadlangan ng karagatan at papanghusgang dila ng mga tao. At na matapos ang pag-awit ng binata, muling na puno ng malakas sa palakpakan ng kabuuan ng lugar. Bawat isa'y dalang-dala sa narinig na kanta. They were all mesmerized by his voice, as well as by the lyrics of the song na tila bawat katagang nakapadaob ay tumitimo sa puso ng mga naroon. They were all misty-eyed. Tila nararamdaman pa nila ang sakit na isang pag-ibig na hindi magkakaroon ng katuparan at kabilang sa kanila si Catherine. Magandang dalagang nababalo din sa paghanga kay Blake Mondragon at sa maganda nitong tinig. Hi, parang akong babae sa kanyang mata. At siya naman ang lalaki. Ano kaya kung mahalin niya ang isang kagaya ko? Pero ang sakit siguro nun. Bulong sa sarili ng babaeng 21 anyos, working student. Pero pilit na nag-ipon ng pera para lang may pambili ng ticket para sa concert ng idolo. Kaso kung ang love story namin ay mapapare sa kwento ng kanyang kanta, ang sakit yata nun. Nagmamahalan sila pero hindi maaari dahil marami ang tutol. Hindi lang antas ang kalagayan nila sa lipunan ng hadlang, kundi ang mga tao sa paligid nila. Hay, pero kahit ano pa, kung isang kagaya niya ang nagmamahal sa akin, hindi ba na lang ang mga balakid na iyon? Ang mahalaga, mahal niya ako. Teka, kailangan ko nga pala makapunta sa likuran ng stage. Matatapos ng concert niya,
Kailangan makasikit ako sa mga tao para mapempermahan ko. Sa kanya yung slumber ko. At sa isipin yun, patalili siyang umalis sa pwesto. At nakapagsiksikan sa iba pang taong naroon. Hanggang makarating na siya sa pinakagilid kung saan abot ano niya isang pintong may nakabantay na apat na malaking lalaki. Ang pintong iyon ay ang patungo sa backstage at sa dressing room na gamit ni Blake. Ano kayang gagawin ko para malansi ang apat na yun? Pero dahil walang maisip na paraan, lakas na umlo lang siyang pasimpleng humakbang palapit sa mga ito. Kunwari nakipagsiksikan siya sa mga manonood, napilit lumalapit sa stage kung sinaroon pa rin si Blake at tinatapos ang huling kanta nito. Yes, nakatalikod na sila. Isang mabilis na kilos ang kanyang ginawa, payuko siyang humakbang palapit sa saradong pinto at binuksan iyon sabay pasok. Oh God, nakita kaya ako? Saglit siyang nakiramdam kung may hahabol sa kanya. Wala? Yes. Mahanap ko na ako sa dressing room ni Blake. Ha? May nakapasok ba? Oo. Tatanga-tanga kasi kayo. Hindi yun napansin na may nakapasok sa pintong yon. Buti na lang natanaw kung pumuslit kaya ako lumapit. Sige na, habulin ninyo. Naulinigan niya ang usapan sa kabila ng pinto. Naku po, may nakakita pala sa akin. Kailangan ko magtago. Napalingap sa mahabang pasinong kanaroonan. Kailangan makita ko ang dressing room ni Blake. Agad siyang tumalinis palayo sa pintong yon. Just take your 10 minutes rest, ha? Magbalit ka na rin ng damit mo at pawis ka na. Baka tawagin ka agad para sa sunod mong number. Yes, Tita Vicky? Nakangiting wika ni Blake sa kanyang manager habang papasok sa dressing room. Ay, nakakapagod ah. Baka pagpalit na nga ng damit para hindi ako magahol. Binuksan ng binata ang mga botones sa suot na polo at agad niya iyong hinubad. Nahantad ng malapad at pamasa na dibdib at mga braso niya na alaga sa gural na ehersisyo. Ano bang susunod kong outfit? Ah, oo nga pala. Itong kulay blue na polo at... Ay! Natigilan si Blake na maulinigan ng impit na tinigay. Sa nakasaradong cabinet. Ano yun? May tao ba sa cabinet? Natutop na lang ni Catherine ang bibig para hindi na muling makagawa ng ingay. Habang pilit niyang tinitis ang pagkatrimarim ng isip na gumapang sa kanyang paanan. Kapag pinilit kasi niyang iwaksi iyon ay siguradong mas makakalikha siya ng ingay. Tigbi-itigbi ang pawis na sumilip siya sa mga siwang ng pinto ng cabinet. Naku po, palapit na siya rito. Hihimatin yata ako. Kapag nakita niya ako, baka isipin niya nang boboso ko. Gayunpaman sa kabila ng nadalamang kaba, hindi pa rin iwasan ni Catherine mapatitig. Sa malapad itong dibdib na ngayon, mas malapit na niyang nakikita dahil nasarap na ng pinto ng cabinet ang hinahanga ang idolo. May tao ba dyan? Natigil sa pagingan dalaga. May tao ba dito? Biglang bumukas ang pinto. Ay! Caught in the act si Catherine na nakatayo sa loob ng cabinet at nakasiksik sa mga nakahanga na damit. Sino ka? Nanlaki ang mata ni Blake na makita isang maganda at pawisang dalaga sa loob ng cabinet. Ano kasi? Sir Blake? Sir Blake? Makakatok mula sa pinto ng dressing room. Oh my God! Lalong tila hindi makahinga sa nervous ang dalaga. Sir Blake? Bakit? Pasigaw ang tanong ng binata habang hawak pa rin ang pinto ng cabinet na nakatitig sa kanya. May nakalusot ho kasing fan, baka nakapasok ho dyan. Shhh! Napasaya niya si Catherine na huwag siyang ituturo. Please, huwag mo ako ituturo sa kanila. Gusto ko lang magpapirma sa'yo. Pabulong pang wika. Napangiti naman si Blake at kinuha ng polong pula na isusuot sa susunod na number. Walang tao dito, ako lang. Nagbihis ako at tinuloy ng binata ang pagbibihis. Sige, hahanapin na lang namin sa ibang silid. Mayabag mang palayong sumunod nilang narinig. Habang patuloy na magkahinang ang mga mata nila, may amaya ay nakangiting wika ni Blake. Wala na sila. Salamat ha. Bakit ka kasi nagtago dyan? Ang init ho. Pawis na pawis ka. Halika nga. Sabay lahat ng palad sa dalaga. Ha? Napamaang na lang ang labi ni Catherine at sa ilang sandali ay napatitig sa lahat itong palad. Hey, come on. Labas ka na dyan ha? Hindi kita ituturo sa kanila. Promise. Natatawang wika nito. Sige. Sa wakas, tinanggap niya ang palad nito at pakiwanin ng dalaga. Sa ilang sandali tumigil sa pag-inog ang mundo. Eksakto, nagdapa ang mga palad nila. Pero mas lalong tila nangangarap lang ang kanyang pakiramdam nang alalahin pa siya ni Blake sa siko na isang kamay nito para tuluyang makalabas ng cabinet. Oh, okay ka na? Teka, uminom ka nga muna at magpunas ka ng pawis. Sabay kuha ng t-shirt at inyabot sa kanya. Salamat. Agad niyang tinanggap ang tissue. Here, inumin mo itong mineral water ha? Bagong bukas yan. And relax. Namumutla ka. Alam mo ba yon? Ha? Kasi... Relax ka lang. Inom na. Pagkaway umakbay pa ito sa kanya. Salamat.
Tinanggap ni Catherine ang bote ng mineral water pero lihim naman sa napasinghap nang maramdaman ng mainit itong palad na nakaakpay sa balikat niya. Agad siyang uminom dahil sa pakiramdam na tuyong-tuyo ang kanyang lalamunan. Nangingiti lamang pinagmamasa ni Blake ang dalaga na tila ba aliyon-aliyo sa kanya. Salamat ha. Bahagya na siya nakakabawi sa tensyon nang bumaling dito. Pero kahit na gusto niyang kumawala sa pagkakaakbay nito, hindi magawa ng dalaga dahil baka ma-offend ang kanyang idolo. You're welcome. Anyway, anong pangalan mo? Inalis na ni Blake ang pagkakaakbay sa kanya pero naging matiim naman ang titig nito sa dalaga. Catherine, fan mo ko at gusto ko sanang papirma sa iyo dito sa slumbook ko. Hanggang sa ilang man ay pinilit niyang salubungin ang titig ng binata. Talaga? Fan kita? Lalo pang napangiti si Blake. Oo, naisip ko kasi na baka mahirapan akong lapitan ka. Kaya naisip ko na dito ka punta sa backstage. Baka kasi hindi na ulit ako magkaroon ng pagkakataon na makapanood ng concert mo dahil hindi naman niya masabi ang tunay na dahilan. Dahil fan mo ko? Medyo mahal kasi ang ticket. Alam mo na, mahirap mag-ipon para sa kagayo kong working student. Sorry ha? Gusto lang talaga kita makita at pakingin ng pirma mo kaya sinig ko pong makapanood ng concert mo ngayon. Really? Kalain mo yun? May fan pala ako na kagaya mo? Sa tingin ko, kung dapat mo maging fan, alam mo ba yun? Ha? Well, sa ganda mong yan, kahit na sino, pwede mo maging fan. At hindi ako naiiba sa kanila. Tsaka, isang simpatikong ngiti pang pinagkalob nito sa kanya. Blake! Kaya naman tila lalo nagwala ang tibok ng puso ni Catherine sa mga sandaling iyon. I'm not joking. Nakangiti pa rin hinawakan itong kamay niya. Catherine, I'm Blake Mondragon. It's my pleasure meeting you. Saka bahagya pa rin itong pinisilampalan niya. It is like a dream. Yan hindi pa rin siya makapaniwalang bukod. Sa karap na niya ngayon ang mahinahangang idolo, formal pa ito nakipagkilala sa kanya. Salamat. Tila napapasong pasimple niyang nahila ang kamay dahil baka makalata ito na nanginginig siya. Saan? Sa dito, sa pagtanggap mo sa akin bilang fan mo. Sa pagtatago mo sa akin mula sa mga humahabol sa atin. Well, you're always welcome. Anyway, where's your slumbook na gusto mong papirmahan sa akin? Ha? Akin at pipirmahan ko? Oo, sige. Nataranta pa siya sa pagkuha ng slumbook sa kanyang backpack. Ito ho, ang ganda ng cover. Hello Kitty? Amuse na tinitingan itong slumbook. Favorite ko si Hello Kitty. Bumibili ako ng paisa-isa para sa collections ko. Talaga? Babaeng-babae ang dating ha. Let me see what's inside. Binuklito ang hawak. Is this you? Catherine Leona Bautista, and this is all about you. Binasa pa nitong isa-isa na nakasulat sa first page. Ay, huwag mo nang basahin. Ano ka ba? Nahihiya namang sawi niya rito. What is crush? What is love? What is your favorite color? What is your... Hey, don't read that. Ano ka ba? Natatawa pero namimilipit na hiya na aking babawiin sana ni Catherine ang slumbok niya. Oops, it's mine now. Pero natatawang iniwas si Blake at bahagya pang tinaas para hindi niya maabot. Huwag mo na kasing basahin yung tungkol sa akin. Pirmahan mo lang yung second page at kung pwede, kung okay lang, sulatan mo na rin yung ilang katanungan. Tungkol sa'yo yung mga personal but petty question lang naman eh. Saka nakikimig pa rin na kayo ko ang dalaga. Talaga? What is your first love? Who is your puppy love? What is crush? What is love? Huwag mo nang basahin. Sagutin mo na lang. Nahiya naman ako sa'yo eh. Lalo na milipit sa hiya si Catherine. Lalo namang sumuha ang amusement sa mga mata ng binata. Bakit ba? What's wrong? Sasagutin ko mga tanong na to, kailangan mabasa ko, hindi ba? Oo nga, pero huwag mo nang lakasan ang pagbabasa. Ganon? Sige na nga. Pero medyo busy kasi ako eh. I have another set of song anytime may kakatokin ako ng manager ko. Is it okay if I borrow this? Sabay ko na lang sasagutin para feel na feel ko ang pagsagot. Nagningning ang mga mata nito nang tumitig sa kanya. Ha? Sige na, ipadala mo na sa akin to. Promise I will return it to you personally na may sagot na ang bawat tanong na narito. Hindi malaman ni Catherine ang isasagot. Nagulat siya kaysa kahilingan nito. Hindi siya makapaniwala. Iniisip mo ba na baka hindi ko ito maisosorry sa'yo dahil baka makalimutan ko na kapag naging busy na ako? Hindi naman, kaya lang. Baka hindi na tayo magkita ulit at magkaroon na magkausap ulit. Just give me your number, okay? I'll contact you kapag tapos ko na, ha? Ha? Blake, 2 minutes na lang. Labas ka na sa stage, ha? May katok-katawag mula sa labas. Tita Vicky yon, ang manager ko. Sige, tita, lalabas na ako. Okay, hurry up. Mga labag na papalayo. Ano, give me your number. Sige. Hindi niya magawang makapag-isip na maayos. Sinabi ng dalagang kanyang contact number. Okay, I've got it. Tinungo nito ang bagat nilagay ang slumbok ng dalaga.
Anyway, I really have to go, ha? Halika na't sabay na tayong lumabas para walang sumita sa'yo. Saka hinawa ka nitong kamay niya at inakas siyang palabas ng dressing room. O, dun ka dumaan para makabalik ka sa audience at na makapanood ka ulit sa last number ko. Dun ako sa kabilang pinto na patungo sa backstage. See you! Nakbuksan nito ang pinto patungo sa backstage at mabilis nakapasok doon. Iglap lang inawala na sa paningin niya ang binata at wala na rin sa kamay niya ang kanyang slam book. Ano yun? Talaga mong ibabalik niya yun sa akin? Tsaka mabuti kung maalala pa niyang number ko. Buti kung maalala pa niyang isoli sa akin yun. Nako naman, bakit ba ako pumayag sa kanya? Hindi naman niya naisave ang phone ko. Hindi alam ni Catherine kung manlalata o ano. Huling set na nakalimutan. Gayun pa man, nang manood ulit siya nito ay saglit siya nag-alinlangan. Umaasa lang siya sa kanta na matutupad ng kanyang idolo ang pangako nitong isasoli ang kanyang slam book na may sagot na. Pero masigit na nagbigay ng pag-asa talaga na maniwala sa pangako ni Blake ay ang mga sinabi ng binata bago kantahin ang huling awitin nito. Thank you so much to all of you. Anyway, I would like to dedicate this last song for a pretty and cute girl that I'd met a while ago. Hey, I know you're there. This song is for you. I love you. Napaawang na lang bibig ni Catherine na marinig ang katagang iyon. Nagpalakpakan naman ang mga mananood. Tila kinilig sa sinabi ng kanilang idolo bagamat mga habang mababakas sa mga mukha nila, tila paninibugho. Kami rin, Blake. Alayan mo ng kanta. Yes, this is also to all of you. Natatawang nagsimula nang tumipa sa hawak ng gitarang binata. Pagkawin nagsimula na rin kumanta. Totoo ba yun? Ang saya-saya ko. Para sa akin dumuhuling kanta niya. At ano yung sinigaw niya? I love you? Hay nako naman. Bakit ba nagwawala ang timok ng puso ko tuwing maalala ko kung paano niya binigkas sa mga katagang yun? Biling baligtad sa higaan si Catherine. Mag-aalas 12 na, hindi pa rin ako makatulog. Maaga pa naman ang pasok ko bukas. Kapag nagkataon, aantok-antok na naman ako sa trabaho bukas. Kailangan ko na magtulog. Magre-review pa ako para sa exam ko sa hapon. Maya-may natigilan ang dalaga nang biglang may naalala. Naku, teka nga pala. Ang slambo ko sa likod ng page na yun, may mga nilikha akong tula. Tula ng pag-ibig na nagpapahayag ng damdamin ko sa kanya. May pangalan ng tulang iyon na inaalay ko sa kanya. Paano ko mabasa niya yun? Lalo siyang nabalisa sa isipin yun. Ah, hindi. Hindi naman siguro. Kung sakali mang sagutan niya mga tanong sa slam book, siguro naman hindi niya bubuklatin ang iba pang page. He is a very busy person. Hindi niya pagkakabalang basahin ang iba pang nilalaman na yun. Baka nga hindi na talaga niya maalalang pirmahan at isoli pa yun sa akin. Nagtalokbong pa ng una na dalaga para piliting makatulog. Pero paano nga kung nagkamali siya ng buklat at makita niya iyon? Naku naman, bakit pa nakalimutan kung naroon din ang tulang yun? Tila lalong sinilihan ang pagkakabalisa ni Catherine at mas naging mailap ang antok ang kanyang pagkabalisa. Susundutin pa ng isa pa. Pero paano naman siya makakatulog kung isang tawag mula sa isang unknown number? Heist, sino ba to? Napabalikwas ng bangon si Catherine. Hinagila pa nag-iingay na cellphone. Hello? Catherine? Ha? Pamilyar ang buo at bariton nung tinig na kanya narinig. Sino to? Pero naisip makasiguro kahit na nag-umpisa ng tanging tibok ng kanyang puso. Catherine? Ouch! Na-hurt naman ako ron. Hindi mo man lang nakilala ang boses ko. Blake Mondragon? Sa wakas, nagawa niya ang sambitin ang pangalang naglalaro sa dulo ng kanyang dila. Yeah, of course it's me. Talaga? Natatandaan mong number ko kahit sa cellphone mo nagmamadali ka? Pakiwaring ni Catherine na bibingin na siya sa malalakas sa tibok ng sariling puso na hindi mo na-save. Oo naman, nakasave naman kasi yun sa puso ko. Oh my God! Sukat sa narinig na patatop sa tapat ng dibdib si Catherine dahil sa pakiramdam tila gusto na magwala ng kanyang puso mula sa loob ng kanyang dibdib. Talaga? Oo naman. Paano ka naman malilimutan ang number na isang napakagandang dalagang kagaya mo? So how are you? I'm glad that you're still awake. Nagre-review kasi ako. Liar. Kantsaw niya sa sarili. Oh, I'm sorry kung naistorbo kita, ha? No, it's okay. Of course, it's okay kung ikaw makakaistorbo sa akin. Talaga? Oo naman. Oh, thanks. Anyway, I've just finished signing and answering your slam book. Ha? Napalunok si Catherine. Tapos mo na? Yup. At tapos ko na rin basahin yung mga nakasulat na sagot sa mga tanong mo sa sarili mo. Ha? And also, sorry ha, nabasa ko rin kasi yung mga tula sa likod ng page. Oh my God! Napasingap ang dalaga. Binasa mo? Well, I'm just curious about my new friend. I want to know you better kaya naghanap ako ng mga bagay na may kinalaman patungkol sa'yo. Blake, pakiwari ni Catherine kung maaari lumubog na lamang siya sa kinahigang kama dahil sa hiya. Hey, galit ka ba dahil naging pakilamero ka sa pagbabasa ng mga tula mo? Ha? Hindi.
Nahiya kasi ako sa'yo. At bakit ka naman mahihiya sa akin? Ang ganda nga ng mga tula mo. Ang galing mo palang gumawa ng tula. Para sa akin yun, hindi ba? May pangalan ko nga yung isang tula, hindi ba? Blake, kasi kung hindi naman magtagpo ang ating mundo, dito sa puso ko, ikaw lang nag-iisa kong idolo. Stop it, Blake! Hindi niya malaman kung aawayin o pakikiusapan ng binata na huwag nitong sambitin ang mga nakatala sa slumbok. Dapat man na nakapagitan sa ating mga puso. Sa panaginip ko, ikaw ay narito. Why? Ang ganda nga eh. Alam mo, composer ako ng kanta at yung mga tula mo, magandang lapatan ng musika. Ha? Anyway, thank you ha. I think you're my number one fan dahil sa mga nabasa ko. Kasi, pero ayoko kasi maging fan ka lang. Ha? Can we be friends? Ikaw? Siyempre nga, gusto ko. So, friends nga tayo? Sige. At isusoli ko ng slumbok mo na may sagot na, ha? Oo, pero paano? Saan kita pwedeng puntahan at actually, I'm here, in front of your dorm. Ha? Well, nakita ko nakaipit ang ID mo sa school ng slumbok at naroon ang address mo. So, when I finished it, I drove my car right away and here I am now. Oh my God! Napaawang na lang ang bibig ni Catherine. Lalong di siya makapaniwala na pag-a-accent talaga ng panahon ni Blake, napuntan siya sa kanyang tinitirhan. So, lalabas ka rito o kakatok ako dyan, pabalik sa'yo yung slumbok? Sandali, huwag kang kakatok dito. Magagalit ang bantay ng dorm. I mean, bawal na kasing tumanggap ng bisita ang mga boarder kapag ganitong oras na. Lalabas na lang ako, ha? Then I'll wait for you here. Black car na tinted ang dala ko, ha? Sige, bye na muna. Okay, bye. Nang mawala na sa kabilang linya si Blake, hindi malaman ni Catherine kung ano ang unang gagawin. Natatarantang pinalipad na niyang pantulog ang walking short at simpleng blouse. Sinuklay ang mahabang buhok at nagbulbos. Naglagay sana siya ng manipis na lipstick pero sa huli, pinili niyang wag na lang. Baka isipin pa ni Blake ng arte-arte niya, gayong nandun lang naman siya. Ano ba to? Bakit kasi dinilap pa niya rito? Pero teka, baka naman hindi to totoo? Oo nga, baka panaginip ko lang to dahil bago ako matulog siya ang iniisip ko. Oo nga, para makasiguro, talagang kinurot ko ang sarili ko. Aray, saka lamang niya natiyak na totoo nga, hindi siya nanaginip. Gabi na ha. Bibili lang ko ako ng shop-up sa 7-Eleven. Nagugutom ko kasi ako eh. Paalala ni Catherine sa bantay, sa gate ng dormitory. Sige, ingat ka. Opo, maliwanag naman patungo doon. Saka kilala ko ng mga nagkitinda ng goto sa kanto, pati yung mga truck driver na kapila kaya walang mambabaso sa akin. Nagmamadali na siyang lumabas na eksakto minuksan ni Mangardo ang gate. Nasaan kaya siya? Palingaling ang hinanap niyang kotseng itim na sinasabi ni Blake. Nag-flash ang headlight ng isang kotseng nasa hindi kaliguan. He's there! Kinakabahan ako. Ano ba to? Nanlalamig talaga ako. Teka, maayos bang suot ko? Naku naman, baka himatay na talaga ako na sobrang tensyon. Gayon pa man, nagawa naman ni Catherine makalapit sa kotseng isim na nasa gilid ng daan. Hi! Bumukas ang salamin na sasakyan sa gawin ng passenger seat at nakangiting sumungo si Blake. Hi, nasa na yung slumbok ko? Nabubulol na wika niya na agad na nalang hap ang mawang car freshener at damig ng aircon ng sasakyan. Pasok ka muna. Agad itong nabuksan ang pinto sa gawin niya. Ha? Come on, sakay ka muna. Kwentuhan muna tayo bago ko isoli yung slumbok mo. Blake, kasi natatakot ka ba sa akin? Ha? Naku, hindi. Then hop in. Makangawit ka kapag nakatayo ka na lang dyan habang nagkukintuhan kayo. Sige. Sa huli, sumakay na rin siya dahil baka ma-offend si Blake. Mag-seatbelt ka. Ha? Nagulat siya sa sinabi nito na makaupo na siya. Pero lalo siya nagulat ng bahagya pa itong dumakwang palapit sa kanya na inabot ang dulo ng seatbelt para ikabit sa kanya. Oh my God! Napasingap na lang siya at napigil ang paghiya ng bahagyang magkadikit ang mga katawan nila. And she could even smell his natural scent, maging ang mamahalin at pabangong pabango na gamit ito na swabe ang dating sa kanyang ilong. Blake, sinikap ni Catherine na paglabanan ng pagnanasa at mapapikit. Bakit mo ko nilagyan ng seatbelt? Pero hindi niya napigilang magtanong na lumayo na ito sa kanya at tumayos ang upo habang ini-start ang makina ng sasakyan. We should get out of here. Baka may makasilip sa atin habang nag-uusap. Anyway, tentad naman ang salamin ng kotse at hindi tayo makikita mula sa labas. Pero mas magiging maayos ang kwentuhan natin kung malayo tayo rito. Ha? Pero bago pa siya nakapagprotesta ng husto, napaanda na ng binata palayo roon ng sasakyan. Sa gilid ng Baywalk sa Rojas Boulevard, dinala ni Blake si Catherine. See? Ang ganda rito kapag gabi, hindi ba? Nakangating wika ng binata nang humaling sa kanya matapos iparada ang kotse para sa dagat. Look, ang dami nagpapahangin, di ba?
Oo nga, pero masyado lang malalim ang gabi. In fact, hating gabi na, hindi ba? Yeah, pero sandali lang naman tayo rito. Anyway, I have some stuff here. Binili ko to kanina bago nagpunta sa inyo. Isang plastic bag ang kinuha ni Blake mula sa likurang upuan. Ano yan? Food! Chicheria lang na canned juice. Para naman may pagsaluhan tayo habang nagkukantuhan. Talaga? Bumili ka pa talaga ng pagkain natin? Oo naman, para hindi tayo magutom. Anyway, kwento ka naman oh. Ha? Ano pagkukwentuhan natin? Wala lang, kahit ano lang. Tell me more about yourself. Ha? I've told you, I want to know you better. Nakangiting wika ni Blake nang tumitig sa mga mata niya. Blake, sige na, kwento ka na tungkol sa'yo. Ano naman ang sasabihin ko sa'yo tungkol sa'kin? I'm just an orphan, working student. Fourth year college na, pero hindi pa rin sigurado ako nakakasali sa darating na graduation. Bakit naman? Eh, kasi nga, ang hirap ng buhay. I have to work para makapag-aral at mabuhay. Konti lang nakakakuha kong units, kaya medyo late na ako sa mga kasabayan ko. Anyway, okay lang yun sa akin. As long as natatanong ko pa rin ang pag-asa na makakatapos ako at makakarap ang magandang trabaho, maliban sa pagiging crew sa mga fast food. Talaga? Well, that's the spirit. With your determination, I know you can achieve your dreams. Talaga? Oo naman, no? Ang totoo, mas lalong ang gusto ko mapalapit sa iyo hanggang ngayong may nalaman na akong may magagay tungkol sa iyo. Ganon? Salamat ha. Ikaw, kwento kang tungkol sa iyo. Ano pa mang ikukwento ko sa iyo tungkol sa akin na hindi mo alam? I'm an open book. Isa akong mondragon. My family owns that some empire group of company na pinapamalaan ng bawat na aming angkan. Pero mas gusto ko lumihis sa landas at tinahak ng mga pinsan at kapatid ko. I chose to have my own path at yun yung pagiging artista at singer. That's my dream since when I was young. So here I am now. Talaga? At ngayong sikat ka na, masaya ka ba? Oo. Naman, lalo na't nakilala kita. Tsaka mas naging matiim ang titig nito sa kanya. Ihatid mo na kaya ako. Naiiwas ni Catherine ang mga mata nito. May pasok pa kasi ako bukas. Baka malate ako. Tsaka baka magalit ng bantay sa gate ng dorm. Sige, but promise me ha. Uulitin natin to. I mean, one time susundin ulit kita sa dorm. Then magjojoyer tayo habang nagkukwentuhan ha. So we will have more chance to know each other very well. Bahala ka. Okay then, ihatid na kita. Nasisiyang in-start na ni Blake ang kotse at nilisa na lugar na iyon. Habang si Catherine lihim din napapangiti. Saya-saya niya. Walang pagsida ng kaligayan ng kanyang dibdib. Ngayon hindi lang siya nakakalapit sa kanyang idolo. Bagkos nakasama pa niya ito at nangangako kung polis na magkakasama. What more can she ask for? Malakas sa tunog na intercom ang bumutol sa lilimitan na diwa ni Catherine sa nakaraan. Ma'am, Sir Dave is online too. Tinig ng kanyang kalihim. Ang branch manager sa isang sikat na cosmetic company at may sarili siyang mga tauhan. Yes, I'll take it. Put him on the line. Yes, ma'am. Okay, thank you. Hello, Dave? Han? Yes, napatawag ka. Tumatawag ako sa phone a while ago. Busy. Yun ba? Lihim siyang napanunok. Marahil tumawag to kanina habang kausap niya si Blake. Lobat? Hindi niya alam kung bakit kailangan niya magsinungaling sa katipan. Ganun ba? Anyway, I've just all to ask dinner tonight and... I'm sorry but I have an appointment tonight. How about tomorrow night? Ganun ba? Sige, tawag na lang ako bukas ha. Okay. Minsan pa siyang napalunok dahil sa ginawang pagsisinungaling. Sige, busy ka yata. Bye na. Bye. I love you. Minsan pa siyang napalunok. I love you too. Pakiwari ni Catherine, ito ang pinakamahirap sa pagkakataong sinumbit niya ang mga katagang iyon sa nobyo. He watched her while walking towards him. So she's here, ha? Mukhang importante talagang sadya niya sa akin. Well, whatever it is, and it's about our annulment, I'll swear I'll give her hard time. Inintay niyang makalapit sa kanya ni Catherine. Oh well, she is still beautiful as ever. 7 years was long enough para kumupas ang kanyang ganda. At sa pagkurap ng mga mata ni Blake, isang malabong anag ng eksena na karaan ang kumudlit sa kanyang diwa. May tao ba rito? Bigla niyang binuksan ang pinto. Ay! Caught in the act na dalaga nakatayo sa loob ng cabinet at nakasiksik sa mga nakahanger na damit. Sino ka? Nanlaki ang mga mata ni Blake na makita ang isang maganda at pawisang dalaga sa loob ng cabinet. Ano kasi? Ako si Sir Blake, makakatok mula sa pinto ng dressing room. Bakit? Pasigaw na tanong ng binata habang hawak pa rin ang pinto ng cabinet at nakatitig rito. May nakalusot ho kasing fan. Baka nakapasok dyan. Shhh! Napasenyas ang dalaga sa kanya. Huwag kang magulo. Please, huwag mo ko ituturo sa kanila. Gusto ko lang magpapirma sa'yo. Pabalong pang wika. Napangiti naman si Blake at kinuha na ang polong pula na isusuot sa sunod na number.
Walang tao rito. Ako lang. Nagbibihis ako. E tinuring ng binatang pagbibihis. Napakarap si Blake at biglang naroon na pala sa harap niya si Catherine. So, you're here. Napatayo siya habang pilit na pinapapormal ang bukas na mukha. Yeah, isang simpleng ito yung binigay nito sa kanya. Habang inaalala niya naman, siya ng asawa. Medyo maaga lang akong dumating. Have a seat. Salamat. Naupo si Catherine. Anyway, I just wanted to talk to you because let's have our dinner first before we talk, okay? Bago ka dumating, nakapag-order na ako ng food. Don't worry, it's your favorite, kaya gaganahan kang kumain. Sige. Natahimik na si Catherine. Nang sandali pa, dumating ng order ni Blake. Pagkaway, nagsimula na silang kumain. At nang matapos silang kumain sa wakas, narinig na ni Blake ang kailangan ng asawa sa kanya. Annulment? So tama talaga ako, kaya gusto mo akong makausap ay dahil doon. Blake, don't you really think that this is about time to... Yeah, maybe it's about time for us to make a final closure to our relationship. It's been 7 years, right? Oo, but what should I do now? Ang totoo, may magigat akong problema ngayon dahil sa mga elders ko. At kung ngayon tayo magpapaanal ng kasal, baka lalong bumigat yun. Ano ibig mong sabihin? Ilang sandaling napatitig si Blake sa asawa. Gaano, bakit hindi ang pagnanais mong makawala na sa kasal natin? Blake, we're not getting any younger. It's about time for us to settle down to the right person na pwede natin makasama for the rest of my lives. I mean, you mean you'd find the right man na inaakala mong yun na talaga, right? Walang mababakas na anumang emosyon sa mga mata ni Blake. Oo, I think, yes. His name is Dave. He loves me that much at kahit na alam niya may asawa na ako, napilit pa rin siyang mahalin ako. Nang tanggapin kong panliligaw niya pagkaroon ng 2 taon, tinupad niyang pangako hindi ako kukulitin. Nagkasya siya sa paghintay na maging malaya ako. And don't worry, kahit naman boyfriend ko na siya, wala akong ginawa na labag sa kagandahang asal isang babaeng may asawa. I mean, wala nangyari sa amin na magiging dahilan para isipin mong dinumihan ko ang pangalan mo. I'd always respect our marriage and good. Dahil kung ginawa mo yun, I will never, ever forgive you. Kahit tinatabunan ako sa hukay ko. Blake, anyway, gusto mo bang marinig ang problema ko sa mga elders ko? At kung anong kondisyong hihilingin ko sa'yo para ibigay kong hinihingi mong annulment? Mas naging matiim ang titig ni Blake sa asawa. Sige, makikinig ako. Really? Then hold your breath and listen to me very well. Nagsimula si Blake sabihin kay Blake ang lahat. What? Well, that's my condition, wifey. If you really want to get rid of our marriage, kung talagang gusto mong pumirma ako sa annulment na noon mo pa hinihingi para maging ganap ng kalayaan mo at hindi kita kasuhan ng mga bagay, kapag nagpakasal ka sa iba, just live with me for at least 1 year. And after that, pwede ka na mag-file ng annulment and I will be more cooperative. I don't care kahit anong grounds ang ilagay mo. Kahit i-anbon na naman lahat ng psychologically incapacity ako, I don't care anymore. As long as mag-grant ako ng korte, mas ng mga elders namin, di ba? They want to see me as a family man. Nababahala sila sa klase ng pamumuhay ko na para bang walang kakayang humawak na responsibilidad sa pamilya. Kaya ayaw nila akong pahawakin ng malaking responsibilidad sa mga kumpanya namin. Hanggang ngayon, hindi sila naniniwala na nakawala na ako sa matinee idol image ko noong artista pa ako. Iniisip pa rin nila ako para nandating si Blake na sikat na artista at isigaw lucky lang alam na pamumuhay. It really hurts my ego. But what should I do? Ilang beses ko na rin sinabi sa kanilang may asawa na ako, pero hindi sila naniniwala. At sa tingin ko, ang petition mo. That's ridiculous, Blake. Sinabi ko na sa'yo kung anong gusto sa akin, nakakasama pa nga iyon, dahil lalong ayaw nilang magtiwala sa akin. You know what? Hindi ko makitang logic kung bakit kailangan pa natin magsama ulit kung maghihiloy lang ulit tayo after 1 year. It's just a show. Para lang makuha ko ang mga elders. Gusto ko ipakita sa kanila na responsible na ako lalaki. That I am capable of taking responsibility to our relationship as well as I am capable of taking the responsibility in our company. Alam mo, hindi talaga kita maintindihan. You have your own money. You have your billions na kinikita mo sa pagiging artista at singer mo noon. Bakit kailangan isiksik mo ang sarili mo sa Mondragon Empire? Bakit kailangan mo pa rin sumali sa karera ng mga pinsan mo na nagnanais na makahawak na mataas na posisyon sa empire ninyo? Why not start your own business? With your own money, patunayan mo sa kanila na kaya mo talagang mag-full-time as businessman. Because it's in my blood. Isa ako, Mondragon. Kung naligaw man ako ng karir noon at tapasok ko sa showbiz, in the end, gusto ko pa rin tahakin ang landas sa mga elders namin at ng mga pinsan at kapatid ko. Walang isa man sa amin ang hindi umawak na mataas na posisyon sa empire bago naging matagumpay sa kanilang sariling business at tinayo. Napabuntungan nga na lang si Catherine. Ewan ko sa'yo, hindi ko pa rin makita at maintindihan ang logic mo kung bakit gusto mong pagdaanan ng ganyang klase ng proseso. At lalong hindi ko maintindihan kung bakit kailangan pa natin magunuri sa lahat na
Dahil nga nasabi ko na sa kanila na may asawa na ako. Isa pa, since our marriage was just a secret marriage, I've always a question in my heart and in my mind. What if naging bulgar ang ating kasal? What if nagsama tayo ng normal sa isang bahay? Ikaw at ako. At nararamdaman ko ang pagmamahal at pag-aasikaso ng isang butihing may bahay. Yun bang maging normal ang married life ko? Could I be this bitter in my life? Blake, yes, I'm bitter. I can't move on. Siguro yun ang tunay na dahilan kaya bigla na lang kuminto sa pag-artista 3 years ago. Siguro dahil sa sobrang pagmamahal ko sa iyo noon, hindi ko matanggap na ang showbiz career ko siya naging dahilan kaya mo ko iniwan. Sa wakas, naulinigan na ni Christine. Ang pait kalakip ng himig nito. Blake, I'm sorry. Kaya ako lang naman enough for me para mabalik ang dating ako. Nakaraan na yun and your sorry was not good. You have to do something for me para makamove on ako. Masyado ka namang madaya dahil ikaw lang magiging masaya kapag nagpakasal na kayo ng Dave na yun. Hindi ba? Blake, bakit hanggang ngayon ayaw mong maniwala na ginawa ko lang yun para sa career mo? Dahil hindi ko kailangan ng career ko noon. Ikaw ang pinakamahalaga sa akin noon na nakahanda na ako talikuran ng lahat, hindi ba? Para sa'yo. Bahagyang tumaas ang tiling ni Blake sa pagkakataon yun. I'm sorry. Pililit ko nang maayos, hindi ba? Nung hilingin ko na wag na ipaanal ang kasal natin, pumayag ako maiskandalo ka. Then, do something for me again now. Iba noon. Iba din na ngayon. Anong pinagkaiba noon, Catherine? Noon pumayag ang wag muna natin ipaanal ang kasal para hindi masirang image ko bilang artista kapag may nakalam na impulsibong desisyon na ginawa natin noon. Ngayong handa na ako mabunyag ang lahat. Humihingi na ako ng maliit na pabor mula sa iyo para ibigay ang hinihingi mo. Maliit na pabor? Blake, it's a simple favor. You're asking me to be with you for 1 year. Because this is my last favor to ask from you. Kapag natanggap na ako ng mga elders bilang tunay na mandragon, I will not bother you anymore. Kapag ang kasal natin, napanghabang buhay na talaga tayong sarili natin, ikaw maaaring kang pakasal sa 2-year boyfriend mo. At ako, mas maging seryoso na talaga ako sa pagganap ng babaeng na naisin kong pakasal at makasama habang buhay. That sounds good. Pero kahit ang angulo ko tingnan, it's still ridiculous. I know, pero kailangan ko talagang resolve ng problema ko sa mga elders. Ha! Napabuga na lang sa hangin si Catherine. You know what? You're really selfish. No, I'm not, Catherine. Kapag naanal ang kasal natin, may makukuha ka rin naman ah. Anong ibig mong sabihin? Our conjugal property, hahatiin natin yon. I mean, kahit na wala pa ako nakukuha ang pera mula sa mamanahin ko, sa mga magulang mo, I have my own money. Ang mga kinita ko sa pag-artista. Obligado akong ibigay sa iyong kalahati niyon bilang conjugal property natin. Talaga? Alam mong hindi ako mukhang pera, hindi ba? Alam ko. I know you. You are after my money. But still, I have to give you your right bilang asawa ko. Oh God. Napasapan na lang sa noo si Catherine. Anytime you make. Anyway, that's my condition. Tumayo na si Blake. Yung number na ginamit ko nang tawagan kita. I have to go. May pupuntahan pa ako. Bayad ng bill natin. Good night. Pag-uwi, humakbang ng lalaki palayo kay Catherine. Kasunod niya na muling pagdalo ng mga laala na nakaraan. Ang daya mo. Hindi mo naman sinuli sa akin yung snambo ko ah. Oh, sorry ha. Nalimang kasi ako sa kwentuhan natin eh. Hindi bale, bukas magkita na lang tayo uli. Sasoli ko na talaga yung slambok mo. Babasahin ko na lang ito yung mga tula dito ngayon para makatulog ako. Ano? Gagawin mong pampatulog ang mga tula ko? And why? Ang gaganda naman ng mga sulat dito. Ang totoo, I can't help but to smile while reading this. Talaga? Bakit naman? Because every single word that you wrote here, I have this feeling na para sa akin ng mga to. Parang akong kinakausap mo. Ganon? Ganon ang pakiramdam mo? Oo naman. I don't want to sound conceited, pero kapag naisip kong para sa akin ng mga katagang narito, parang di ako makahinga. Ng kaligayahan, parang pakiwari ko, napakasarap na mamay ng bawat linya ng mga luha ko. Bukas, tatawagan kita ulit, ha? Titingnan ko kung pwede ulit tayo magkita at maisoli ko sa'yo to. Sige. Okay, bye na. Good night. Bye. Good night. True to his words, kinabukasan ng gabi, tumawag ulit sa kanya si Blake at niyaya siya magkita ulit sila sa labas. At kagaya na nakarang gabi, dinala siya ng binata sa Baywalk at doon sila nagkwentuhan habang kumakain ng kung ano-nong chichirya na pagkain ng baon nito. At ang pangyayaring iyon, ilang beses pa rin na ulit. Pero ang paulit-ulit na makasama si Blake ay hindi naman pala ganun kasimple. Maraming balakid, maraming problemang kaakibat ang mga nako na sandaling kanyang hinahangad. Sorry ha, hindi kita masusundo sa gabi. May biglaang party na kailangan namin punta ni Tita Vicky. It's okay, Blake. Actually, kailangan ko na mag-review dahil may exam ako bukas. Ganun ba? So, okay lang talaga? Oo naman. Ano ka ba? Just enjoy the party. Sure. At ikaw, huwag mo masyadong dibibin ang pag-review, ha? Huwag ka magpupuyat.
Opo, tatay. Natatawang wika ni Catherine. Opo, tatay ka dyan. Para rin sa iyo, no? Alam ko, ikaw naman, joke lang. Huwag ka masyadong inom sa party ha, baka sumakit ang ulong bukas dahil ang overkill rin. Don't worry, sweetheart. Hindi ako iinom. Bukas ng gabi, tutunin natin ang joyride, ha? Ha? Hindi lang siya nagulat sa sinabi niya. Tuloy ang joyride na bukas. Kundi mas nagulat ang dalaga sa endearment na ginamit ito sa kanya. Her heart faltered dahil sa pagtawag sa kanya sa ganong paraan. So wait for my call tomorrow, ha? Sige. Okay, bye for now. Bye. Wala na sa kabilang linya si Blake. Hindi pa rin mahamig ni Catherine ang sarili. No, I am just a fan for him. A friend na kagaya na sinasabi niya. Walang kahulugan ng pagtawag niya sa akin ng sweetheart. It's just a slip of the tongue. Hindi ako dapat umasa. Dapat na ako makontento na espesyal ang pagtrato niya sa akin bilang tagahanga niya o bilang kaibigan. But why does my heart feels like this? Nailing na napapikit na lamang si Catherine habang yakap ang kanyang cellphone. Bukas, sana'y matuloy ang lakad namin. I miss him. Kaya hindi man kanina sa fast food nakakagahol ang mga orders nila. Ako lang nagpapahinga. Nanlalata nakasandig sa upo ng sasakyan si Catherine. Bakit ang lungkot mo? Puro ni Blake habang magkatabi sila sa unang bahagi ng kotse ng binata. Ah, wala to. Medyo napagod lang kasi ako kanina sa school. Saka ang dami rin customer. Ha? May pag-aalala lang napatid ang binata sa kanya. Medyo maputla ka nga ah. Bakit man magkasakit ka sa ginagawa mong yan? Hindi, kaya ko to. Anyway, wala naman akong pasok sa school. Day off ko rin sa trabaho kaya makakapagpahinga ako kahit papaano. Talaga? Wala akong pasok bukas? Oo, so don't worry ha. Okay, anyway, sobrang namiss kita. Talaga? Yeah, kaya nga kanina gustong gusto ko lang tamaka sa location na shooting namin para makapunta na ako sa'yo. Ikaw talaga? Huwag ganun. Gusto mo bang matawag na unprofessional? Ayoko. Kaya lang ano magagawa ko? Ilang araw tayong hindi nagkita. Puro text lang tayong nag-usap. Alam mo naman hindi kompleto ang araw ko kapag hindi kita nakikita. Alam mo, malapit na talaga ako maniwala dyan sa pinagsasabi mo. Ang alin? Na sobrang namiss kita at hindi kompleto ang araw ko kapag hindi kita nakikita? Pero totoo naman yun na. Oo na. Kaya nahihirapan din ako kapag hindi tayo nakikita dahil sa mga ganyang salita mo. Bago pa napigil ni Catherine at saling bibig, nasabi na niya iyon. Ano ka mo? Ah, wala. Teka, ano ba tong baon mo? Pililit niyang ibahin ang usapan. Pero malino na narinig ni Blake ang sinabi niya. Hindi nito mapapalampas ang pagkakataong yon. Catherine, masuyo nitong hinawakan ng kamay niya. Blake, napapitlag siya at akmasan ang babawiin ng kamay. No, just let me hold your hand. I thought I am just imagining things, Catherine. Naisip ko rin baka nadadala ako ng mga nabasa kong tula sa gawa mo. Tumimo sa dibdib ko ang mga katagang naroon. Tila malamig na kamay na umaplo sa puso ko. Naisip ko rin baka gusto lang talaga kitang i-please dahil number one fan kita. Kaya gustong gusto ko kita isama sa pamamasyal. Pero sa nakalipas na ilang araw na hindi tayo nagkikita at nagkakasama, I came to this realization, Catherine. What realization? I love you. Blake? Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Hindi makapaniwala sa mga katagang sinabi nito. I love you, Catherine. Blake, naririnig mo ba ang sarili mo? Please don't do this to me. Alam mo, kung ano nadarama ko para sa'yo. Sobrang paghanga ko sa'yo. Posible na uwi na sa mas malayang damdamin na nararamdaman ko yun. Kapag naniwala ako sa nasabi mo, baka tuluyan akong... Hindi na natapos ang dalaga ibang sasabihin ng mapangahas ang kinabig ni Blake sa batok at walang pag-aani lang sa lalubong ng halikang kanyang mga labi. Blake, nanlalaki ang mga matang napatitig lang si Catherine sa kisame ng kotse. Hindi siya makapaniwala ang kanyang unang halik ay nagmumula sa lalaking to. Sa lalaking labis ng hinahangaan, iniidolo at sinasamba ng kanyang puso. Maganda ang halik sa simula. Waring alam ni Blake na yun ang kanyang unang halik at wala pa siyang kasanayan sa larangang iyon. Ngunit hindi papayag ang binata na hindi makatanggap ng tamang pagtugon mula sa kanya. Ang magaan at masuyong halik bahagyang naging magaslaw, mas mapusok, mas mapaghanap. Nagahanap ng mainit ng pagtugon. Kiming napapikit si Catherine. Saka nagsimula na rin kumilos ang kanyang mga labi. Pilit ginagaya ang galaw ng mga labi ni Blake. Pilit pinag-aaralan ko anong tamang pagtugon sa mapusok na halik na pinagkakalob sa kanya ng binata. At nakapagtatakang maya-maya pa, kusa na rin niyang natutunan ng tamang pagtugon. Bahagyang bumukas ang kanyang bibig and she welcomed his naughty tongue to explore into her lang. Ilang sandali pa ay nagtagal ang halik na iyon. Blake, napapanunok na sambit niya na maglayo ang kanyang mga labi. I love you. Say that you love me too. Pero, please? Blake, please. Yes, I love you too. Sa uli, hindi na niya kaya magkaila. Thank you. Thank you so much.
At minsan pa'y sinakop ng mga labi nito mga labi ni Catherine. At minsan pa buong puso niyang tinugon iyon. Pasok ka. Nakangiting ni Logan ni Blake ang bukas ng pinto. Kaninang bahay to? Sa pamilya namin to. May sarili akong susi. Itong rest house namin to sa Tagaytay. Ha? Eh bakit mo ako dinala dito? Eh atid mo nilang ulit ako sa lungsod. Napakapit si Catherine sa braso ng binata dahil hindi niya makayanan ang daramang kaba. Day off mo bukas sa work, hindi ba? At wala ka rin pasok sa school. Ako naman walang shooting bukas, so we can stay here. Dito muna tayo, ha? Alas 2 na madaling araw, mahirap pa magbiyahe. Pero, come on, natatakot ka ba sa akin? I'm your boyfriend now and you are my girlfriend, hindi ba? Pero hindi na nito mapasok ang dalaga at inilapat pa sa lamping doot ni Locke. Boyfriend? Girlfriend? O bakit? Hindi pa ba? After that kisses that we've shared together, ano pang itatawag mo sa relasyon natin ngayon? Don't tell me that you're just my fan and I'm your idol. Magtatampo ko. Blake, we're here. Sa isang tahimik at malayang lugar. Sa bahay na to, mas malayo tayong makakakilos. Mas malayo tayong magkakasama. Wala tayong iintindihan ng mga matang makakakita sa atin. Pagkawika niyon, mas suyong humapit sa kanyang bewang ang mga braso nito at giningas niyang pasandal sa saradong pinto. Blake, but don't worry. Konting parang lang hihilingin ko sa iyo at pwede na kita ipakilala sa mundong ginagalawan ko. Maliliit na halikang ginawa ni Blake sa kanyang pisngi. Sa gilid ng mga labi. Ano ang ibig mong sabihin? Sa ngayon, ililihim muna natin ang lahat ng ating relasyon, ha? But when the right time comes, ako mismo ang magsasabi sa lahat na ikaw ang babaeng mahal ko at ikaw lang babaeng nagpadama sa akin ng ganitong pakiramdam. Yun bang pakiramdam na ang saya-saya ko kapag kasama kita at parang ayoko nang matapos sa mga sandaling kagaya nito? Yun bang mga nasa bisig kita at maunawaan mo ako sa bagay na yun, hindi ba? Maghihintay ka sa akin, hindi ba? Oo naman. Wala naman akong handa magpakilala sa lahat. Ang mahalaga lang sa akin, ikaw. Kung ano makakapagpagaan sa mga dalahin mo. Hindi ako maging dahilan para masira ang karir mo. Alam ko ang seryoso sa mga fans. Hindi ka nila patatawarin kapag nalaman nilang may mahal ka ng iba maliban sa akin. Catherine, salamat. Salamat sa pangunawa. I love you. I love you so much. Pagkawika niyon, lumapat na sa mga labi ng dalaga ang mga labi ni Blake. Napapikit na lamang si Catherine. Muling pagkadama ng alab at papusok. Ngunit masuyong halik ng binata. Halik na maya-maya lang ay kanyang tinugon. Halik na magingimit sa pala ng isang malalim ugnayan. Catherine, please don't cry. Masuyong anas ni Blake habang nagkayakap pala sa kanyang likuran. Habang magkasala sila sa puting gumot na nakatabing sa kanilang kahubaran. Kasi parang ang bilis naman. Bakit mong unang halagang ginawa yun? Kagabi lang tayo nagkakaunawaan tapos ganito na? Hindi naman ako easy girl. Ang totoo, ikaw pa lang ang nagiging boyfriend ko. Wala pa na laki nakahawak man lang sa kamay ko. Alam ko. Of course, alam ko yun. Hindi naman ako manhid at alam kong na hindi ka nga marunong humalik at nararamdaman kong ako talaga ang una. Kaya kahit na kailan, hindi ko iisipan na easy girl ka. Masuyo at maliliit na halik ang ginawa dito sa uban at makinis sa balikat ang dalaga. Kung ganun, bakit ginawa mo? Because I love you. Hindi ko rin alam kung bakit naging napakapuso ko kanina. Ang tanging alam ko lang, the intense feeling of mine moved me to do that. But don't worry. Kahit ano nangyari sa atin, hindi kita pababayaan, ha? Hikbi lang ang naging tugon ng dalaga. Hey, stop that. I don't want to see you cry. I'm sorry. I can't help it. Hindi naman kasi kasama sa mga pangarap ko ang matulog. Matutong magmahal agad, lalo na sa isang kagaya mo. At talong hindi ko inaasahan na mangyayari sa akin to. Napabuntuhan nga na lang si Blake sa kakinabig paharap si Catherine. Okay, what would you like me to do para pamayapang kalooban mo, ha? Wala. Ano ba naman ang maaari mo pang gawin para pakalmahin ako? Alam ko naman ang gana ng kaya mong gawin para marry me. Ha, Blake? Ano bang pinagsasabi mo? Ayoko ng ganyang biro. Hindi. I love you. Yun lang ang alam ko. Alam ko masyado ako naging mapusok. Pinakailaman kita. Ginalaw. Pananagustuhan kong bagay na ginawa ko. But I won't. Sorry sa nagawa ko. So I've decided na lang yon. Blake, it's just a secret marriage, okay? May kilala ako na makakagawa niyon para sa atin. Blake, you don't have to do that. I won't ask you to. But I want to. Blake, I love you. Hindi lang ako gusto kong bigyan ng assurance that our relation is for real, kundi mas ang sarili ko. Now that I have you, I don't want to let you go. Blake, so it's settled then, ha? We will have our secret marriage. Hindi makagilap lang sasabihin si Catherine. Naging napakabilis sa mga pangyayari sa binata kanina. Tila mas lalo pang bumilis ngayon. Catherine? Napakurap na lamang si Catherine at sapilit ang nabalik sa kasalukuyan ng isip. Blake, why are you here? I thought you've already left and tumawag ako sa kausap ko. Hindi raw tuloy ang meeting. Naisipan kong bumalik rito sa restaurant and I found out that you're still here.
Muling naupo si Blake sa kanyang inuupuan kanina. So bakit narito ka pa? Nag-iisip lang ako, iniisip mo mga kondisyon ko, right? Iniisip mo kung tatanggapin mo o hindi ang mga kondisyon ko. Oo. So, may nabuka na bang pa siya? Napatiting siya sa mga mata ng asawa. Talaga bang palalayain mo na ako kung gagawin ko yon? Oo naman, you have my word. Anyway, kahit naman ako gusto ko na rin magkaayos at maayos na rin sa sarili kong pamilya. Pero paano ako magagawa yun kung kasal ako sa'yo? Kahit na secret marriage lang, siguradong legal yun. Kahit ano pang gawin natin, kapag may isa sa atin na lumabag sa kasal na yun, malaking kaso yun, hindi ba? So, dapat na talagang ipawalang bisa. Yeah, dapat lang. So, okay ka na? Sige. Talaga, payag ka na? I don't have any choice. Only if we can have that annulment will only give us final closure. So, be it. So, kailan natin sisimulan? At paano natin sisimulan? Ilang sandaling napatitig sa kanyang lalaki. First of all, ipapakilala kita sa pamilya ko, sa mga elders bilang asawa ko, since 7 years ago. Then we will talk about our church wedding. Church wedding? Namangha siya sa sinabi nito. Yes, we should have our church wedding para mapaniwala natin na talagang nagmamahalan tayo. That after 7 years, we finally reached na mahal pa rin natin isa't isa, kaya nagpa siya tayo magsama na ulit at magpakasal sa simbahan. God, your ideas are always ridiculous. Yun yung kasalang tayo sa judge ang naking problema na. Ngayon gusto mo pa magpakasal tayo sa simbahan? And why not? Sa proseso ng annulment natin, hindi naman magiging sagabal kung ilang beses tayo kinasal. Kapag nag-grant ang korte ang annulment, kasama na rin magiging kasal natin sa simbahan. Blake, lilika na malaking balita ang, so what? Hindi ako takot sa iskandalo at controversial ngayon. In fact, kahit naman nun, hindi ko yung kinatatakutan. Ikaw lang naman itong naunang kumalas dahil, let's not talk about the past, okay? Paangil niyang wika. Okay, sinabi mo eh. Anyway, kapag nalaman ng mga elders na matagal na tayong kasal, mas matutuwa sila kung magpapakasal tayo sa simbahan. So mas magandang lalabas sa paninilang scripted natin pagbabalikan, hindi ba? Muling natigilan si Catherine. May isang tao siya nasa isip na sigurado magre-react kapag nalaman ang gusto mangyari ni Blake. Si Dave, I hope he can understand. Para rin sa amin to, para magpakasal na kami. So okay na sa church wedding? Untag ni Blake sa kanya. Yeah, bahala ka na. Good. On Sunday, we'll go to San Simon to meet the elders. Ipapaalam din natin sa kanila ang tukos sa kasal. Kukuha nga rin pa rin tayo ng wedding planner, ha? Ayoko ng hassle sa kasal ko. I want it to be in order. Bahala ka. So, sa akin mo talaga ipapabahala ang lahat? Lahat? Oo. Ikaw may gusto nito, hindi ba? Napayoko na lang si Catherine. Habang patuloy niyang iniisip kung paano sisimulang sabihin Dave ang kasunduan na lang kanyang asawa. Good. And since ako may binigay ang permiso na pamahalaan ng lahat, I don't like any objection from you from now on. Is that okay with you? Napaangat ang mukha ni Catherine at napatitig sa lalaki. Yeah, bahala ka na. Wala akong gagawin anumang pagkontra sa mga gagawin mo. Good, and thank you. And don't worry, at the end of our plan, everything will be alright and you will be rewarded. I'll make sure na maging patay ang hati ng conjugal property na. Let's not talk about the money and all the material things, Blake, please. Okay, sinabi mo eh. Doon natapos ang usapang iyon. Maraming salamat. That's ridiculous. Napiling na lang si Catherine. Inaasahan niyang violent reaction ng yun ni Dave. Dave, I have no choice. Sinabi ko naman sa iyo, hindi ba? He will not let me go kung simpleng pakiusap lang ang gagawin ko sa kanya. Ha! Your ex-husband is so selfish. Hindi kanya pinakawalan noon dahil alam niyang magagamit kanya sa ganitong pagkakataon. Nagbubuyo sa galit ang lalaki. He is not my ex. We're still married. Ganun na rin yun. Matagal na kayong hindi nagsasama at tayo na ngayon. Dave, please, calm down. Everything will be okay. Kapag napabigyan ko na siya after 1 year, papakakwala na niya ako. Ha! Napabugan ng hangin ng lalaki. So now I know. Kaya pa rin hindi mo masabi sa akin kung sino siya. Talaga nga palang malaki at kilalang taong alalaki pinakasalan mo noon. Ha? Napailing na lamang na wika nito. Drake Mondragon. I remember him. Billionaire family. Sikat na sikat siya noon. Akalain mong siya palang nabaliw sa'yo noon. To the point na pinakasalan ka pa niya. And to think napakaraming babaeng nababaliw sa kanya noon. Kung hindi matindi ang pagmamahal sa'yo noon, hindi siya susuong sa ganong klaseng sitwasyon. He is too young and too impulsive by that time. Siguro masyado lang siyang na-overwhelmed sa... No. Iba ang naiisip ko. Parang gusto kong mag-alala at magduda sa tuwing niyang motibo ngayon sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Look, kung nagawa niyang sumugal noon at nagawa kanyang pakasalan, kahit pa nanganib ang kanyang career kapag nabunyag ang inyong relasyon, siguradong matinding pag-ibig ang tumama sa kanya.
I think that's the reason kaya ayaw kanyang ipaanal ang kasal ninyo noon. No, it's not that. Sobrang siya nagalit at nagdamdam dahil iniwan ko siya. He feels betrayed and... No, I think not, Catherine. Sa tingin ko, mahal ka pa rin niya hanggang ngayon. Gusto ko pa rin niya. Dave, parang ayoko na yata pumayag na pakasal ka sa kanya. Huwag mo nang gawin yon. Dave, hindi na ako pwedeng umatras. Baka lalo lang siyang magalit at lalong hindi niya ako pakawalan. But I don't like this feeling. Intense na hinawakan itong kamay niya. Mas ama ang kutub ko. Baka ito nang simula na tuluyan kang mawala sa akin at... Dave, hindi ko gagawin yun para lang sa relasyon natin. Gagawin ko yun para sa sarili ko. I need to have a final closure with him. Gusto ko nang matahimik ang kalooban ko. Just try to understand. Ano man ang kahinatnan ng lahat ng ito, kailangan natin pagandaan at tanggapin. Catherine, baka sa mukha ng lalaki ang paghihirap ng kalooban at matinding pag-aalala. Please, bear with it and wait for me. Pero kung hindi mo ako mahihintay, no, I'll wait. Okay, kung yun ang gusto mo, then fine. Nakapaghintay na nga ako ng ilang taon, hindi ba? Ano ba naman yung isang taon? But don't forget ha, I love you. I love you so much. Lalong bumakas ang lungkot sa pag-alala sa kislap ng mga mata nito. Salamat. Awang-awa man siya sa katipan, wala siyang nagawa si Christine. Hindi makapaniwala mga elders nang ipakilala ng Drake sa kanila si Catherine. Well, you must really love her to put your career at risk by that time, ha? Maging si Naralyon at ang iba pa niyang pinsan, hindi rin makapaniwala. Oo nga, sa pagkakaalam namin noon tayong mahalaga lamang sa iyong showbiz career mo, nagkaroon ka pala ng iba. Wika ni Javier, habang tinatanong si Catherine, nakausap ng mama ni Drake at ang ilang matrons of the family. Nasa gazebo ang mga ito, habang sila nasa tabi ng swimming pool at umiinom. Well, I was blinded by love that time at ang tayong gusto ko lang iwag siyang mawala sa akin. Nakangiting wika ni Drake, nakatanaw din kay Catherine. She is beautiful as ever. Bagay na bagay sa kanyang asawang off-shoulder dress na suot nito. She looks so elegant and regal at tila punong-puno ng tiwala sa sarili habang nakikipagwintuan sa kanyang mama at mga auntie. Malayong-malayo nito sa magandang dalaga na una niyang nakitang nagtitago sa closet, medyo gulong buhok at basa ng pawis, habang tila dagang takot at takot dahil nahuli ng pusa. Pero ano man ang itsura ni Catherine noon at itsura nito ngayon, why does his heart beat like this? As if it wanted to explode dahil sa hindi mapaliwanag na kabang nadarama. Sa bagay, talaga namang ang ganda niya at siguradong mas maganda siya noon kaya ka natataranta na pakasalan siya, hindi ba? Naman, para sa akin, siya ang pinakamandang babaeng nakilala ko noon at hanggang ngayon. Bahagya pang lumamlam ang mata ni Drake habang nakatanaw sa asawa. Wow! No wonder na ngayon hindi ka na nakatay sa ilang tansa. Agad mo na siyang kakalad ka rin sa simbahan. I see love in your eyes, ha? Kansaw ni Javier. Really? Nakangating bumaling sa pinsan ni Drake. Did you see it? Oo naman, pinsan. Pare-pareho lang tayo na in love sa mga babaeng naging kapalaran natin. Kaya alam ko yung kistap ng mga matang yan. Really? So, let's drink to that. Napatawa na lamang na tinaas niya ang basong may lamang alak. Cheers! Pagkuhay sabay-sabay na silang uminom. Habang ang mga mata ni Drake nakatanong kay Catherine. Did you see that, Catherine? Kahit sila nakikita tararam naman ang tunay kong damdamin para sa'yo. But how come that you did not notice at nang akuin kita ng kasal sa simbahan? Are you playing naive o talaga lang manhid ka? Anyway, kahit ano pang dahilan mo at pumasok ka sa bitag ko, I swear, you will never get away with me anymore. Annulment, ha? Huh? My ass. As long as I live, I will never let you go. Hindi mo na magagawa ang ginawa mo noon na iniwan mo ako sa kawalan. Malaki at maluwang ang sirid na pinagdala ni Drake kay Catherine. Dito ka rin matutulog? Pero pakabari niya'y napakasip na yon at hindi siya makainga. Eksakto ang nilipat ito pa sa rampinto. Well, we don't have a choice. Alam namang maghiwalay tayo ng silid. Gayong alam ng mga elders at mga magulang ko, matagal na tayong kasal, which is true, hindi ba? Nagpauna ng humakbang patungo sa kama si Drake at naupo sa gilid noon. Yeah, but don't worry. Hindi kita gagalawin. Kuhin ang pinangangambahan mo. Kaswal lang nitong wika na muling tumayo at tagtungo sa banyo. Magpahinga ka na. Maaga tayong babiyahe pabalik sa lungsod. Kailangan maaga tayo sa couturier na pumasok gagawa ng wedding gown mo. Tuluyan na siyang pumasok sa loob. Naiwang nakatigalgal sa harap ang saradong binto si Catherine. But what should I do? Napasubo ko sa ganitong sitwasyon.
Naiiling na hamakbang na siya patungo sa kama. Hay, ano ba tong napasukan ko? Sigurado uusok ang ilong ni Dave sa galit kapag nalaman na hindi pa may magkasama na kami ni Drake at naupo sa gilid na yon. Drake, tama ba tong ginawa ko? Talaga bang panalayain mo rin ako kapag sinunod kong lahat ng gusto mo? Noon sinunod kong lahat ng gusto mo and I end up in a difficult situation because loving you but Taytam is too difficult. Kasunod ng mga isipin yon, ang malabong anag-ag ng mga eksena na nakaraan. Kasal na tayo kaya wala ka ng alalahanin pa, ha? Masuyong wika ni Drake habang magkayakap sila sa malambot na kamang iyon. Pero paano kung may makaalam? Ang manager mo, ang mga fans mo, and worse ang mga magulang mo, ano na lamang ang sasabihin nila? Huwag mo na silang iniintindi, ha? Ang mahalaga, kasal na tayo. Nabigyan na kita ng assurance that our relationship is for keeps. For real. Pero baka masirang career mo kapag may nakaalam. That's my problem. Anyway, umalis na sa boarding. Mag-resign ka na sa fast food sa pinapasukan mo. Kailangan ko ba talagang gawin yun? Pwede naman. No, ayoko ng ganun. You are my wife now. I have to provide all the things that you needed. Basta mag-concentrate ka na lamang sa pag-aaral mo. Ako ang bahala sa lahat. Isa pa, kabi-kabila, ang shooting ko at casting. Kung magtatrabaho ko patuwi sa boarding house, sayang mga oras na dapat sana makakasama kita sa free time ko. Gusto ko sana kapag uwi ako galing trabaho, kahit nagpapahinga ako ay kasama kita. Drake, paano kapag may nakalam na dito ako nakatira? Sa kabila ang unit ko, kahit ang mga security guards at empleyado dito sa kondo, hindi nila iisipin na isasama tayo dahil sa magkaibang unit tayo nakatira. Magiging maingat tayo, ha? Lilipat ako rito kapag wala nakakakita. I love you so much, my wife. At gusto kong gawin ng lahat ng paraan para palagi kang makasama. Help me to make it easy for the both of us, ha? Napabuntong hininga na lamang siya. Sige. Thank you, baby, ha? I love you. Isang maalam na halikang pinaggalob nito sa kanya. Na agad niyang tinugon. Halik na nauwa sa isang mainit na pagninig. At sa kaligayang pinalasap sa kanya ni Drake, lalo na iisip ni Catherine na hindi mali ang ginagawa niyang pa siya. Napakasal dito ng palihim. Lalo pat ang mga susunod na araw, pinit na pinatayin ng lalaki kung gaano siya kamahal. Drake, ano ka ba? May shooting ka pa ng alas 7 ng umaga, hindi ba? Pilit niyang ginigising ang asawa. Inaantok pa ako eh. Tulog pa ako, ha? Saka yumakapit kay Catherine at nagsiksik ang mukha sa kanyang leeg. Drake, magagalit ang direktor ninyo, ang manager mo, tsaka nakakaya sa mga kasamahan mong artista sa shooting. Naghihintay sila sa'yo. Ang mga reporters, isusulat nila na unprofessional ka. Pabuntong hininga nagtaas ng mukha si Drake, nakangiting tumitig sa kanya. Okay, fine. Babango na ako. Maliligo at magbibihes, then aalis na para mapunta sa shooting location namin. But before that, let's make love. Ano? Drake, sandali. Ano ka ba? Pero nagawa ng idagan sa kanya ng lalaki ang buong bigat nito. Naramdaman niyang mainit na katawan ng asawa. He is still naked. Kagaya rin niya na walang anumang suot na saplot. Because after their lovemaking last night, sabay na sila nakatulog dahil sa pagod at sa intensidad ng kaligayang na dama sa pag-angkin sa isa't isa. Ang bango talaga ng asawa ko. Masuyo at maliliit na halik ang ginawa dito sa kanyang leeg, sa pisngi, habang nagsisimula ng damama sa kanyang katawan ang mga pala nito. Drake, ano ba? Tama na yan, ha? Pero wala nang lakas ang pananaway niya. Kapag ganitong naglalambing sa kanyang asawa, kapag nagpaparamdam ito ng kapusukan, ng matinding pangangailangan, kusa naman sa bumibigay, nangihina ang kanyang mga depensa. Shh, it's okay, baby, ha? It won't take long. I just can't help it. Hindi ko alam kung bakit palagi ako nasasabik sa'yo. At sa isang marahas na paggalaw ni Drake, naramdaman ni Catherine na tuloy nagkaisa mga hubad nilang katawan. Drake, napasingap na lamang siya at na magsimulang kumilos sa lalaki, ang tanging nagawa niya itugunin ang bawat paggalaw nito. Hindi niya gustong biguin si Drake, nais si Catherine ibigay ang lahat ng pangangailangan nito. So their lovemaking became more intense, more passionate, pero hindi palaging smooth sailing ang isang relasyon. Sorry sweetheart ah, tatlong araw pa kami dito sa Boracay, may nagdagdag kasi mga eksena sa ginagawa naming pelikula. Okay sweetheart, I understand. Pero malungkot ang mga matang sa lulipan ni Catherine ang mga pagkain ni niya sa mesa. Akali kasi niya yung ngayong gabi na ang uwi ng grupo ni na Drake mula Boracay matapos ang dalawang linggong pag-shooting doon. Isa pa, today is their third monthsary bilang mag-asawa. Talaga? Oo naman, ano ka ba? Ako ba bang hindi makaintindi sa'yo? Nagparinig ng malalang buntong hininga si Drake. Alalahanin mo, ikaw ang main character ng pelikulang yan. At anong gagawin sa nang kasama mo kung mawawala ka?
Halos at eksenong kukunan kasama ka. Oo nga eh, but I really miss you. Isa pa, parang ako yatang tatagal na hindi ka nakikita. Parang gusto ko ng takasan itong mga kasama ko at makauwi na ako. Ano ka ba? Huwag kang ganyan. Mansalin natin, hindi ba? Huwag mo nang intindihin yon ha? Kapag nakabalik ka na rito, mag-celebrate pa rin tayo kahit late ka na, okay? Okay, sinabi mo eh. So, bye na ha? Bye. Take care ha? Take care too. I love you. I love you too, sweetheart. Nang mawala na sa kabilang linya sa Drake, naiiling na sinimulan, niligpit ni Catherine ang mga inindang pagkain. Wala rin naman siyang ganang kumain, kaya matutulog na lamang siya. Ang totoo, nagsisimula na siya makaramdam na mahirap palang mahalin ang isang kagaya ni Drake, Damon Mondragon. Ramdam niya na kailanman hindi niya ito masasolo. At sa marami pang pagkakataon, napatunayan ni Catherine kung gaano kahirap ang kanilang relasyon. Drake Mondragon, may kaliwin na nga ba? Drake may tinatagang babae sa kanyang condo unit. Mga fans sa Drake, nag-react sa kumakalat at chismis na may babae na nagmamayari sa puso ng gwapong mate ni Idol. Dumating na ba ang magpapabagsak sa karyer ng mate ni Idol ang bansa? Yun ang mga balitang biglang lumabas sa mga tabloid ng umagang iyon. At ilang interview sa TV ang nagsulputan, nagkaroon ng press conference para sa binata. Drake, alam mo naman na seloso ang mga fans, hindi ba? Kaya ba katotoo ang mga balitang lumabas na may binabahay ang isang obsessed fan? Hindi ho totoo yun. Kaswal na wika ni Drake habang nakangiting nakaharap sa kamera. Kung ganon, saan galing ang balitang yun? Well, I don't know. Alam ninyo naman sa showbiz, maraming paparazzi na naghanap na iskandalo na may kakapit sa mga artistang kagaya ko. But I'm not affected. Pero nakalagay din sa balita na nagiging unprofessional ka na dahil sa babaeng yun because she demands more of your time? No, there's no such things like that. Pagkiwit balikat pa rin tugon ng binata. Isa pa, I love all my fans. Hindi ko sila iiwan. At lalo hindi ko sila ipagpapalit kahit na kanino. Palakpakan ng mga fans na nanonood sa studio. Napabuntuhan niyang ini-off ni Catherine ng TV. Alam man niya na hindi totoong sinasabi ni Drake sa mga nagtatanong ng reporters at sa ginarap na press conference para rito. Masakit pala parang marinig na ibinabanda nito sa lahat na ang priority nito ay career at ang mga fans. No, I should not be affected. Ako mismo nagturo sa kanyang sabihin ngayon sa mga fans. Hindi ako dapat makaramdam ng ganito. May hinang katok sa pinto kung sumulan doon narinig ni Catherine. Sino kaya ito? Wala naman akong inaasahang bisita. Nagtaka man ay binuksan niya ang pinto. Catherine naman. Bautista? Ha? Napamang na lamang siya na makilala kung sinong kumakatok. It's Amanda Cortez, Drake's manager and handler. Yes? Ano hong kailangan ninyo? Oh, come on, Catherine. Don't play naive and innocent. Alam mo kung sino ko at alam ko kung anong kailangan ko sa'yo. Anong, gusto mo bang dito tayo mag-usap sa pinto o papapasukin mo ko? Pasok ko kayo. Thanks. Pagkaway diretsong humakbang, papasok. Magsimulang gumalang paningin sa kabuuan ng malaki at maluwag na sala ng unit na iyon. Nice. Mahusay din magtago ng sekreto sa Drake, ha? Akalain mo kinuha ka pa niya ng sariling unit sa mismong tabi ng kanyang unit, ha? Kailan ka lumilipat sa unit niya? O siya nagbababa dito sa unit mo kapag narito siya? Ma'am, ano ho bang kailangan? Come on, Catherine. Alam mo kung anong kailangan ko. Leave him alone. You will do no good to him. Lalo na sa kanyang career. Hihilahin mo lamang siya pababa. Alam mo ba yon, ha? Ma'am. Alam ko magagalit si Drake kapag na lamang kinausap kita. Sa ngayon, mukhang baliw na baliw siya sa'yo. Kaya nagawa ka niyang ibiyahe. Pero hanggang saan ito? Hanggang kailan? Hanggang magsawa na siya sa'yo, ganun ba? Pero paano kung ayaw na niya? Wala na rin siyang karir na babalikan dahil bumagsak na siya. Ma'am. Pero gusto mang sabihin ni Catherine na hindi lang siya simpleng ka-live-in ni Drake, kundi asawa na, napigil pa niya ang sarili. Baka lalo lang lumala ang sitwasyon. You are beautiful, Catherine. You're young. Huwag mong sayangin ang sarili mo ang kabataan mo dahil sa pagkaliw sa idolo mo. Kapag nagsawa siya sa'yo, ano na mangyayari sa'yo? Saan ka kaya pupulutin? Sa dami ng magaganda at mayaman na kapaligid sa kanya, sa palagay mo hindi siya matutokso balang araw? Hindi ho mangyayari yun. Mahal niya ho ako. Alam ko, kaya ka nga niya ibinahay. Pero paano kung hindi ka na niya mahal? Saka naman niya ma-realize na nawala na rin ang kanyang career. At kung sakali bang hindi lumipas ang pagmamahal niya sa'yo, matatanggap mo bang nasira siya ng dahil sa'yo? Hindi ba kasagot si Catherine? Okay, nasabi ko ng gusto kong sabihin. Sa ngayon ako palang may alam ng tukol sa inyo. Pero paano ka bang may nakalam na iba, ha? Anyway, pag-isipan mo sinabi ko at mag-iingat ka. Kapag may nakalaman to ko sa inyo ng mga fans sa Drake, baka awayin ka nila.
Nang umalis ng babae, napaisip si Catherine. Hanggang saan nga ba nila mapapanindigan ni Drake ang kanilang relasyon kung palaging may banta na masisira ang karyer nito? Paano nga ba kung tuloy siyang masira sa mga fans? Ako ang humila sa kanya pababa, hindi ba? Ayoko mangyari yun sa kanya. Just let me go, Drake. Maghihiwalay na tayo. Ipapaanal natin ang kasal. Ano? Catherine, narinig mo ba ang sarili mo, ha? Nakikipaghiwalay ka sa akin? That's the best thing we can do. Ayoko masira ang karyer mo kapag nalaman ng mga fans na may asawa ka na. Ayoko lumabog at malaos. No, I'll rather choose to quit my showbiz career than leave you. Okay ang buhay mo noon eh. Okay ang karyer mo. Okay ang takbo ng utak mo. Pero mula nang dumating ako sa buhay ko, nagkagulo-gulo na. Naakasahan ka pa ng pagiging unprofessional. Marami kang trabaho hindi natatapos. You didn't know your priority anymore. And let me live in regret dahil ginulo kong buhay mo. Because you are my priority now. Kaya nga eh, I'm your liability now. Catherine, I do not consider you as... Because you are blinded by love. The overwhelming desire of your heart made you do that. At ayokong pag lumipas ang nadaram mo, saka mo lang ma-realize na mali ang pinipili mo. No, sigurado akong hindi mo bago ang damdamin ko para sa'yo. I've never loved a woman before like you, the way I love you. Sa dinami-raming babae nagdaan sa buhay ko, mula pa na magsimula ako sa showbiz, at kahit na nag-aaral ako, hindi ko naramdaman na nadaramdaman ko para sa'yo. So sino ka para sabihin, magbabago ang damdamin ko para sa'yo, ha? May kalaki pang bahagyang galit ang himig nito. Napahikpi na lamang si Catherine. Kahit sinasambit niya mga katagang iyon, kahit pilit niya itinatabay palayo sa kanyang asawa, still her heart feels that wonderful feeling by the thought that he loved her that much. Pero kahit nakakalasing sa kaligayahan ng mga katagang pinibigkas si Drake, kailan pa rin niyang panindigan na nagawang pa siya. I'm sorry pero ayoko na. I can't deal with the thought that I am the one who will ruin your life and your career. Catherine, lalong bumanda ang bait sa mukha nito. So if you really love me that much, set me free. Catherine, nanlata si Drake. Because if you can live with that, I can't. Kanina sa concert mo, naroon ako. Isa sa mga nanood tumitili sa paghanga sa'yo. Pero nung pagkalipon-punan ka ng mga fans, nasiksik ako sa gilid. At nang pakitin sa stage ang artistang nalilink sa'yo, na hinalikan ka niya sa mga labi, napatulunan na lamang ako. Hindi ko pala kayang mabuhay na may kahati kahit na sa attention mo, lalo na sa mga labi mo. Wife, please, don't do this to me. I'm almost ready, giving up everything para lang makasama ka habang buhay. Para laging masaya at malaya tayo sa pagdalantad. And then forgive me. I'm not ready to give up everything for you. I've realized that I still have my own dreams. I want to have my own career, my own life. Yung sarili ko lang muna. And as of now, I don't like to share it with someone else. No! Nabulagan ako sa pag-ibig ko sa'yo. O baka nga sa paghanga lang dahil isa kang sikat artista. Mahusay na singer, hinahangaan ng lahat. And that feelings made me obsessed with you. Kaya pinilit kong maangkin ka at ngayon nakamtan ko ang pag-ibig mo, ang buong mong atensyon, naagaw kita sa lahat ng pagnanais na maangkin ka, I'm done. Satisfied ako. At least napunayan ko sa sarili ko na may kakayahan nga pala ako maangkin ang isang kagaya mo. So now I'm ready to face my own world. Hindi alam ni Catherine kung paano nasabi mga katagang iyon na hindi siya napapahagulhol ng iyak. Because it's all a lie. Dahil si Drake ang kanyang mundo, ang lahat-lahat sa kanya. Ilang sandaling napatitig sa kanya mata ng asawa na punong-puno ng pagdaramdam. Waring nililimi ang mga salitang kanyang binigkas. No, you're lying. Drake, I won't believe even a single word of yours. Dahil alam ko'y nadaram ako kung gaano mo ako kamahal. It's not just obsession, it's love. Bahala ka sa gusto mong isipin at paniwalaan. But I can't do it anymore. I can't change my mind and my heart. Set me free. Wife, please. Don't let me live in regret for the rest of my life. Wala nang masabi ni Drake. Ang puso nito ay punong-puno ng pagdaramdam at hinanakit. Nakalauna nagiging galit. Drake, don't do this to me, wife. Dahil kapag iniwan mo ko, I will never forgive you. At wag ka umasang pipirma ako sa annulment. I won't set you free. Yun ang magiging parusa ko sa'yo kapag iniwalayan mo ko. Banta pa nito. Napahikpit si Catherine sa bahagi ng pagkakaalala sa nakaraan. Hindi ako nakinig sa kanya. Iniwan ko siya sa kabila ng kanyang mga pakiusap at pagbabanta. So hindi nga niya ako pinalaya kahit na hindi kami nagsasama. At ngayon, kailangan ko pang sundin ang mga kondisyon niya para lang siya ay magbigay ng annulment. Ano bang kahinatan ng lahat ng to? Noon bumukas ang pinto ng banyo. Nagahol pa si Catherine sa pagpapahid ng mga luhang naglanda sa kanyang pisngi. So, why are you crying? Hindi yun nakaligtas sa panin ni Drake. Paglabas niya ng banyo, wala.
Tapos ka na ba? Ako naman na magbabanyo. Yeah, you can use it. Kaso walang naman ganito na tila inignora ang nakitang pagyak ng asawa. Agad siya tumayo at tagturi sa banyo. Nag-shower at nagbabad sa bathtub. Doon mas malaya niyang pinalpas ang mga luwang nais pa rin kumuwala sa kanyang mga mata. God, bakit bigla ko na-realize ngayon kung anong ginawa ko sa kanya? Kung anong ginawa ko sa relasyon namin? Yes, it's my fault. Looking back from the past, ako nga talaga ang unang sumuko. Ako ang unang bumigay at natakot. What if hindi ako natakot? What if I've hold on to his hand until the end? Looking at him now, parang ang lungkot ng kanyang mga mata. Parang kay damot ng ngiti sa kanyang mga labi. At minsan parang punong-puno ng galit at pagdaramdam ang kanyang mga mata. Ako rin ba may kagagawa niyon? Ano gagawin ko para bumalik yon? Lalo siyang naiyak sa isipin yon. Okay, ngayon mas tanggap po na mga kondisyon niya. Kung yun ang magiging dahilan para makabalik siya sa dati, so be it. Nang lumabas sa banyo si Catherine, nakita niyang tila mahimbing na natutulog sa narong sofa bed si Drake. Drake, may bago akong plano para sa iyo. Kapag kasala tayo sa simbahan, kapag nagsasama na ulit tayo sa isang bubong, I will make sure na magkagawa ko lahat para mapasaya ka, para mapawi ang galit at pait, ibibigay ko. Hindi ko sasayangan isang taong bibigay mo para magampanan kong papel ng isang tunay na asawa para sa iyo. At ngayon nga, araw na ng kasal sa simbahan. It is a dream wedding, a wedding of the year. Sa Manila Cathedral ang kasal, sa Mondragon Hotel ang reception. Kay ganda na suot na wedding gown ng bride, mamahalin ang tela at gawa pa ng isang kilalang couturier ng bansa. Imbitado mga kilalang tao sa matas na tansilipunan at may ilang imbitado taga showbiz. May mga reporters din at ngayon, alam ng lahat kung sinong pakakasalan ni Drake Mondragon, the matinee idol during his time. Imagine, siya parang yung babaeng kinabaliwan na Drake noon at di mo na pinakasalan. Wow, it's like a fairy tale. Oo nga, nakakakilig naman ang kanilang love story, no? Ganun pala magmara isang Mondragon. At parang sa Cinderella sa Catherine, hindi ba? Oo nga, sana ako na lang minahal ni Drake noon para ako ang pakasalan ulit niya sa simbahan ngayon. At minsan pa, kinilig ang mga dating fans si Drake na maling nabuhay ang matinding paghanga sa kanilang matinee idol noon. He is crazy. Bakit kailangan pa ipaalam niya sa lahat ang love story nila ng asawa? Naiinig na natatawang komento ng mga pinsan ni Drake nang sumaksi sa kasalang iyon. Well, maybe just to prove his love for her. Dahil noon nilihim niya ito ko sa babaeng mahal niya. Wika ni Javier. Sa bagay, baka nga yun ang dahilan. Ilang sandali pa ay nagsimula ng seremonyas ng kasal. Marahan ang umakapang sa mahabang island si Pan si Catherine. Patungo sa harap ng altar kung sa naghihintay sa kanyang gwapong groom. Drake, you're still handsome as ever. And what is this? My heart stumbled by just looking at you. Ganito pala ang pakaramdam na ikakasal sa'yo sa harap ng maraming tao. This is more overwhelming kasi nung ikakasal tayo sa judge na kaibigan mo. And it's a dream come true now. I've realized that I still love you, that I won't stop loving you. Ate Dave, mapatawad niya kaya ako kapag nalaman ang tuloy na nalalaman ng puso ko ngayon? Ano't ano man, sa wakas nakarating na siya sa harap ng altar. Nakangitingin ni lahat ni Drake ang palad sa kanya at inaking na siya paluhod sa harap niya. You are still beautiful, my wife. Pabulong na wika ni Drake sa asawa nang makaluhod na sila. So forgive me. Maang nanilingon niyang lalaki na hindi naman sumulyap sa kanya. Forgive you? For what? Bahagyang lumingon sa kanya si Drake. For not letting you go anymore. Tsaka nagbawi ng tingin ang lalaki at tumingala sa kanya. Ha? Napamaang na lang lala si Catherine. Pilit na nagsisingkin sa kanyang utak ang mga sinabi nito. Pilit na hinahanapan ang kakulugan. Pero eto na ang paring magkakasal sa kanila. Pagkaway nagsimula ng seremonyas ng kasal. Anong ibig niyang sabihin? Oh God, kinakabahan ako sa sinabi niya. Baka, no, hindi naman siguro. Ano ba ang gagawin ko? Ngunit hanggang matapos ng kasal, hindi makahagilap ng taong pagpapasya si Catherine. This is your new home wife. Tito, ikaw ang reyna. Marahang gumalang kanyang paningin sa kabuuan ng malaki at maluwang at marangyang sala. Ang laki ng bahay na pinagawa mo. Tatlong palapag ito, hindi ba? Well, yes. Katas ng showbiz pero mas okay sana kung katasita ng pagiging successful businessman ko. Anyway, ngayong kasal na tayo sa simbahan. I do hope na pagkakatiwalaan ako ng mga elders na umawak na mataas na posisyon sa empire. Bahagyang natigilan si Catherine sa sinabi ng asawa. Anyway, since we're just married, let's do it to the traditional way. Nakangiting humarang palapit sa kanya si Drake. Anong ibig mong sabihin? Let me carry you, ha? We'll go upstairs para makita maging silid natin. Ano? Pero bago pa nakapag-protest si Catherine, napangko na siya ng asawa at nagsimula nito umakyat sa pabilog na hagdanan. Hey, baka mahulog ako at... Shh! Just stay put, ha? Baka mahulog tayo.
Natahimik siya sa takot na baka nga mahulog. Pero ano nga sinabi nito? Magiging sila daw na? There! Sa wakas, sumapit sila sa isang saradong pinto sa ikalawang palapag. We're here! Ito ang magiging silid natin. Sandali, sandali! Nagpilit siya makababa mula sa pinakapangko nito. Ano yung sinabi mo? Magiging silid natin? Yeah, what's wrong with that? We're married. Binuksan nito ang pinto at tumambad sa kanya isang maluwang at maaniwala sa silid. Pero, apat ang kasamay natin, wife. Wala lang sila ngayon dahil day off nila. Sa palagay mo, kung mag-iwalay tayo ng silid, hindi sila magtataka? Drake, let's get inside, okay? Bigla nitong hinawakan ng kamay niya at inakay siya papasok. Pero hindi maibig sabihin na may mangyayari sa atin, hindi ba? Pero mas gusto niya magprotesta kaya hinila niya ang kamay. Wife, this is our first night. Don't ruin my mood. Naging matin ang titig nito sa kanya. Drake, kaya lalo siyang kinabahan. O, namumula ka. Natatakot ka ba sa sinabi ko? Natatawa na lamang na wika nito. You're teasing me. Galit niyang wika. Am I? Na-amuse pa rin tanong ni Drake. Don't worry. Did you see that king-size matrimonial bed? We can separate that for two. Dalawang malaking kamay na pinagtabi. Biglang nagpormal ang lalaki. Talaga? Parang gusto niya makahinga ng maluwag. Oo naman. Alam ko namang po-pretest sa kakapag nalaman mong hindi ako papayag na maghiwalay tayo ng silid. Anyway, you can use the three closet for your things. Yung tatlong nasa kabilang sa akin. Okay. So you can use the bathroom now. Bababa lang muna ako ha, so relax. Hindi ako nangangain tao, alam mo yan. Sorry. Matiim na titig lang naging tugon ni Drake bago ito tumalikod at tuloy ang lumabas ng silid na iyon. Napabuntong hininga namang napapo sa gilid ng kama si Catherine. Kaya yun, totoo bang walang mangyayari sa amin? What if bigla siyang... But he's not like that. Maybe he is too passionate ng kabataan namin pero siguro naman, kung ayaw ko, hindi niya ako pipilitin. Pero kusa siya natigilan. Ayaw nga ba niya? Aayawan nga ba niyang bagay na yun? Naipilig ni Catherine ang ulo sa isipin yun. Good morning, breakfast is ready. Take your shower at bumaba ka na sa komedor, ha? Nakangating wika ni Catherine nang bumungad sa bumukas sa pinto. Ha? Umaga na pala? Sige, magsha-shower na muna ako. Napabalikwas ng bangon sa Drake at umalis sa kama. Okay, bilisan mo ha, lalamig ang pagkain. Humakbang siya papasok para tiklapin ng kumot na ginamit ng asawa at ayusin ang sapin ng kama. Ihaanda ko na lang isusuot mong damit. Bahagyang natigilan si Drake, she acts so casual na para bang natural na mag-asawa lang sila. Damn, ang sakit ng ulo ko. Naparami yata na inom ko kagabi ha. Sa bagay, kung hindi ako minum kagabi, baka hindi agad ako nakulong nang wakit ako dito sa silid namin. At least nairaos kong unang gabi namin bilang mag-asawa na hindi ako nakakagawa ng anumang hakbang na hindi niya magugustuhan. Nadaan ko lang sa tulog dahil sa kalasingan. Pasimple niyang silulipan ng asawa. Hinahawi ang makakapal na kurtina sa bintana. Pagko ay binuksan niyon para pumasok ang maluwing na hangin pang umaga. O, pero paano pa kaya ako makakatiis kung ganitong ang sexy niya kahit nakapambahay lang? Mas bagay nga sa kanyang short at blouse lang. She looks so fresh. Ha? Siya nga pala, pupunta ka ba sa office ngayon? Biglang lumingon sa kanya si Catherine. Ha? Nataranta pa si Brake na iwan tingin ng asawa. Oo. May pag-uusapan daw kami, sabi ni Kuya Ralyon. Ganun ba? Makaka-uwi ka ba ng lunch? Magluluto ko ng masarap na ulam. Lihim na napangiti si Catherine. Talaga, ipagluluto mo ko? Oo naman. That's what a wife should do, hindi ba? Nakairap ang wika ni Catherine. Nga pala, asawa nga pala kita. Tasarkasik ang wika ni Drake. Ang aga-aga. Tigilan natin to ha? Masarap ang nihanda akong breakfast para sa iyo, so don't ruin our day, okay? Ganti ni Catherine sa sarkasik ko ng himig. Oo, sige na. Magsha-shower pa ako. Pagkaway pumasok na sa banyo si Drake para mag-shower. Naiiling lamang lumabas ng salid si Catherine. Lokong yun? Kung hindi ko pa nahuli na pati sa akong ko'y pinagmamastan, lalo na siguro. Lasing na lasing siya nang pumasok ng silid namin. Ang dami sigurong nainom. Pero kinabahan talaga ako. Takot pa naman ako sa lasing. Pero paano ko may naisipan siyang gawin sa akin? Baka hindi ako nakapanlabang dahil nga lasing siya. Pero wala naman siyang ginawa maliban sa natulog. Narinig ko pa nga naghihilik siya eh. Nakakainis. Kusang natigilan si Catherine. Ano nga bang kiniinis niya? Nalasing na pumasok ang silid nilang asawa at naghihilik ito? O dahil wala itong ginawa? Ewan? Ang ikalawang gabi. Ang pangatlo, ang pang-apat, kahit papaaling nakasanayan na rin yata ni Drake, nakasama sa isang salid ng kanyang asawa, bagamat huli itong pumapasok at nakainom pa. Uminom na naman siya sa ibaba. Bakit ba kailangan pa niyang uminom? Nahihirapan ba talaga siyang gumawa ng tulog? Baka magkasakit siya.
Nababalis ang pasimpleng dumilat si Catherine para sulipan ang asawa na kahiga sa kabilang kama. Mukhang mahimbing na, naghihilig pa. Hay, siguro nga wala na akong appeal sa kanya. Nung bagong kasal pa lang kami, parang ganito magkasama kami sa isang salid, parang hindi siya naaabutan. Pupasok pa lang kami sa salid ay nagigigil na siya sa paghalik. Sa bagay, 7 taon na yon. At sa nakalipas ng mga taon, marami rin babaeng sumanga sa kanyang landas. Maraming artistang babae na rin sa kanya noon. Kaya hindi talaga imposible na wala na ako na appeal sa kanya. Hi, ewan. Bakit ba naiinis ako kapag naiisip kong maraming babaeng nakarelasyon ng mokong na to? Ganun ba talaga siya kamahal? Gustong umiyak ni Catherine sa isipin yon, pero pinigil niya ang sarili. Hindi yan makakatulong para maging maayos ang buhay niya sa piling ng asawa. May mga naging karelasyon. Hindi bali, 1 taon lang naman. At least I have the chance to do my best for him. Mas magiging maasikaso ko sa kanya, mas aalagaan ko siya. That way, by the time come na kailangan na maghiwalay ang totohanan, madadagdag sa mga naipon kong alaala, itong bago pa lamang kami. Marahan ang pumikit si Catherine para matulog. Sa ganoon, lumipas ang mga araw sa pagitan nila. Pero ang smooth sailing na takbo ng mga buhay nila ay nakatakdang magulo. Dave, ano ka ba? Bakit kailangan mo akong tawagan dito? Sinabi ko naman sa'yo, hindi ba? Kung hindi ka makapaghintay, you're free. Pero gusto ko lang naman marinig ang boses mo. Gusto ko maglambing sa'yo. Pero mali. San man angulong tingnan, I'm a married woman. Mali makipaglambingan ako sa'yo kahit na ang kasal namin ni Drake ay para lang sa mga kondisyon niya para bigyan ako ng annulment. Pero kunwari nga lang ang kasal na yan, hindi ba? Hindi ito kunwari. Totoong may basbas ng simbahan ng kasal namin. It is legal. Hindi kaya ng konsensya ko ng mga paglambingan sa'yo. Gayun narito ako sa piling ng asawa ko. Catherine, ang hinihingi ko lang naman sa'yo konting oras at biglang may umagaw sa hawak ng cellphone ni Catherine. Drake? Ha? Anong gusto ng gagong to? Maglambingan kayo sa phone? Nanlilisik ang mga mata nito nang tumitig sa kanya. Drake, hindi naman ako... Catherine? Catherine? Tinig mula sa cellphone. Hey, you asshole! Makinig ka sa sasabihin ko, ha? Gigil na tinapat ni Drake ang cellphone sa tapat ng tingin nito at nagsalita. Just leave my wife alone, okay? Munti mang karapatan ka sa kanya, wala ka. Kung kaya ayaw mong taniman ko ng balang utak mo, huwag mo na siyang gugulhin pa. Huwag mo na siyang tatawagan, okay? Ha! At sino ka para sabihin sa akin yan? Alam ko namang kasal ninyo, isa lamang palabas. And after 1 year, maghihiwalay na kayo. At hindi na kami nang pakakasal. Talaga, ha? At paano kung sabihin kong hindi ako pipirma sa annulment? May magagawa ka ba? Nangako ka sa kanya? Nangako ako sa kanya, hindi sa'yo. Minsan pang naging matiim ang titig ni Drake sa kanya. At kahit siya mismo, wala magagawa kung sisirain kong pangako sa kanya. Drake, nanlaki ang mga mata ni Catherine. Kung ako sa'yo, huwag ka nang umasa. Nung ikasal kami sa simbahan, sinabi ko sa kanya, habang nakaluhod sa harap ng altar, that I won't let her go anymore. Sinabi ko sa kanya, pero tinuloy pa rin niya ang kasal. Hindi siya matras. Ibig sabihin, tanggap niya na hindi ko na siya palalayain. She is very much aware of that. Hayop ka. Ang kapal ng mukha mo. Sabi ko na nga ba, may iba kang plano. Nilinlang mo siya. Wala akong pakialam sa opinion mo. Ang asawa ko lang mahalaga sa akin. Alam mo yon, ha? Hayop ka. Hayop ka rin. Akin lang siya. Kaya huwag ka na uling tatawag sa kanya. Lalong huwag ka na magpapakita at papatayin kita. Pagkawi ka rin, in-enough na ni Drake ang cellphone at gigil na tinanggalan ng SIM card. Drake, ano ba? Tinangka ni Catherine na gawin ng cellphone at pigilan itong sirain ng SIM. Why? Galit ka dahil mawawala na kayo ng communication ng shota mo? Drake, hindi sa ganun. May iba akong contact na nakalagay dyan at wala akong pakialam. Ang mahalaga lang sa akin, hindi mo na makausap ang gagong yon. Drake, itong tatandaan mo. Habang narito ka sa poder ko, ayoko may ibang lalaking kakausap sa'yo, lalo ng Dave na yon. Wala naman talaga akong balak makapag-ugnayan sa kanya habang kasal pa tayo. At, good. You should continue that para makasanayan mo na. You know why? Because I'm serious ang sabihin ko sa kanya that I won't let you go anymore. Drake, sinabi ko na sa'yo noon, hindi ba? Noong nakalood tayo sa harap ng altar, forgive me because I won't let you go anymore. Pero nagpakasal ka pa rin sa akin, so aware ka na sa plano ko. Anong plano mo? Sakalang unti-unti nagsisinggan sa utak niya ang pinagsasabi ng asawa. Walang annulment, my wife. Never. Hindi ko ibibigay sa'yo. Never. Drake, so galit ka dahil ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo na hindi ka na makakalaya sa akin. Drake, why are you doing this to me? Bakit mo ko niloko? Parusa ko yun sa'yo dahil iniwan mo ko noon. Drake, akala ko ba hanggang ngayon ba yan? Hanggang hindi ako nakakatagpo ng tuwing na kaligayahan, hindi kita pakakawalan, hindi kita papalayain, akin ka lang. Nanlatas niya sa sinabi ng asawa.
Sleep well, wife. Huwag mo nang masyadong isipin ang mga sinabi ko. Total, wala ka na rin namang magagawa. You are a trap in my web. Akin ka lang. You have to live with me for the rest of our lives. Pagka-uwi ka niyon, lumabas ng silid si Drake. Naiwang natitigilan si Catherine. And just a blink of her eyes, nahantad na sa kanya ang tuloy ng motibo ni Craig. Kaya mayasi ang pakasalan sa simbahan at tuloy ang inlantad ang dati nilang relasyon. Kinapa niya ang sariling kalooban. Nagagalit ba siya ngayon sa asawa dahil sa dinaserahan nito ang pag-amit sa tuloy ng motibo sa kanya? At bakit hungkag sa ganong klaseng damdamin ang kanyang puso? Bakit di siya nakakaramdam ng muling galit kay Drake? Sa halip tila may ligaw na kilig na nag-umalpas doon, sa isiping hindi talaga siya balak pakawalan ng asawa. Hindi pa rin siya umakyat dito? Ano kayang ginagawa niya sa baba? Baka naglalasing na naman ha. Napabalikwas ng baon si Catherine. Masisira ang health niya kapag lagi siyang umiinom. Naiilig na umalis siya ng kama at humabas. Pagkuway hinanap ang asawa. Sa library at music room niya natagpuan si Drake. Walang kaayosang nakahiga roon. Nakatulog na sa kalasingan. Drake, ano bang ginagawa mo sa sarili mo? Bakit kailangan maging ganitong buhay mo? Drake, marahan niyang tinapik sa pisngi ang asawa. Drake, halika na sa salin natin ha? Doon ka na matulog. Marahan lang kumilos sa lalaki, pero natiling nakapikit. Drake, kissing ka muna ha? Aakit tayo sa itaas. Bahagyang dumilat ang mga mata nito. My wife. Ngiting lasing ang inukol nito sa kanya. Pagkuhay maling pumikit. Drake, halika na sa salin natin ha? Ayoko. Bakit? Galit ka. Alam ko galit na galit ka sa akin dahil sa sinabi ko ng totoo. I will never let you go. Simula pa lang yun ang plano ko eh. Wala akong planong pakawalan ka. Gusto ko tayo makasama hanggang sa huling hininga ko. Drake, I love you. I still love you and I never stop loving you. Alam mo ba yun ha? Kaya hirap na hirap ako nang iwanan mo ko. Hindi ko alam kung paano mabubuhay nung mawala ka sa akin. Kaya kahit na magalit ka sa akin, kahit isumpa mo pa ako, hindi talaga kita pakakawalan. It's okay, hindi ako galit ha? Talaga? Tila saglit na wala ang kalasingan nito. Oo, hindi ako galit kung yun talaga ang plano mo. I don't need an explanation. It's okay, ang mahalaga maging masaya ka sa gusto mong gawin sa akin. Dahan-dahan nagmulat ang mga mata ni Drake. Wife? If you want me to stay with you, so be it. Talaga? Oo, kahit ano pahig ako pero gusto ko maging maligaya ka sa piling ko. I love you, my wife. So let me do something for you para maging masaya ka na, ha? Pero tuluyan ang lumapat ang mga labi niya sa labi ng lalaki. Bigla siyang napalingon sa kataming higaan dahil naramdaman niya na bagay na nakadikit sa kanyang katawan. Napasa po sa sentido si Drake dahil sa biglang pagsigit ng kilot sa kanyang utak. Naparami na naman ang inom ko kagabi. Oh shit, ang sakit ng ulo ko. Pero kusa natigilan ang lalaki nang ma-realize ko nasaan siya. Bakit narito ako sa kwarto namin? Nasa music room ako kagabi at my wife. Hindi makapaniwala si Drake nang makilala ko sinong katabi niya sa higaan. And they were both naked sa ilalim ng kubo na nakatakip sa kanila habang tila kahimbing pa rin ang tulog nito. Jesus, ano nangyari? Bakit magkatabi kami at pareho kami nakauban? Anong ginawa ko? Muli niyang pinakaramdaman ang sarili. May nangyari sa amin. Sigurado ko. Pero paano? Namilit ba ako? Dinahas ko ba siya? Nadahas ko bang asawa ko? My God, I can't do that to my wife. Muling napasa po sa sentido si Drake sa pagnais na maalala kung ano ang talagang nangyari. If you want me to stay with you, so be it. Talaga? Oo, kahit ano, payag ako. Pero gusto ko maging maligaya ka sa piling ko. So let me do something for you para masaya ka na, ha? Pero tuluyan ang lumapat ang mga labi ni Catherine sa mga labi ni Drake. Ilang sandaling naglapat ang mga labi nila. Mayami ay tuluyan ang humapit sa bewang ni Catherine ang mga braso niya. At iglap lang, naipitan niya ang asawa niya pahiga sa sofa bed. Drake, shh, I miss you. I miss you like crazy, my baby. And having you in my arms again like this makes me happy and complete again. Talaga? Then I'll be in your arms forever. Yes, because I love you too. Oh, my wife, I love you. I love you. Hindi na kita pakakawalan, not anymore. At nang muling maglapat ang mga labi nila, buong pusong tinagap ni Catherine na mapasok na halik niya. Nang buong pananabik, at sa patanaramdaman niyang pagpapaubayan ni Catherine, ang tinitimping damdamin ituruyang humalagpos, ang nakaimbak na pananabik sa kanyang puso, ay hinayaan niya makalaya. Napakurap si Drake sa bahagi ng pagkakaalala kung ano ang mga naganap kagabi. Wife, totoo ba yon? Totoo bang naging akin ka uli? Masuyong kumaplos ang para ni Drake sa makinis sa pisngi ng asawa. Gising ka na pala. I have to make breakfast for you and... No, just stay on bed. Pero maagap niyang napigil sa pagbangon ng asawa. Drake,
Wife, lasing ako kagabi pero naalala ko kung paano nangyari. Totoo ba yun? You've said that you'll have me in my arms. Forever. Napangiti si Catherine. Oo naman. Ayaw mo ba? Ayaw? Jesus! Of course I like it. Then okay na. Hindi ba talaga ako pakakawalan? Wife, hindi na talaga ako bibigyan ng annulment? I won't. Okay. Let me go for a while, ha? I'll make good breakfast for you. No, I don't like breakfast. Pero muli niya itong pinigilan sa pagbangon. Just say again what you have said last night. Ang alin ba dun? Natawa na lamang ang tanong nito. That you love me too. Ayun ba? Okay, I'll say it again. I love you too. I still love you too. Hindi na natapos si Catherine ang iba pang sasabihin. Walang babalang sinakop ng mga labi nito ang mga labi niya. Tuluyan ang nanahimik ang babae, pero maya-maya lamang, nagsimulang tumugon sa maalam na halik na iyon. At nang hilahin ni Drake ang kumot na nakatabing sa kanila, at ang tuluyan ni Edgar na sarili, wala man lang pagtutol mula kay Catherine. Dave, I'm sorry. Hindi talaga tayo pwede. Hindi lang dahil na akong pakwala ni Drake, kundi dahil ayaw ko na rin kumawala mula sa kanya. I love him. I love my husband. At muling naging mag-aisa ang katawan nila, at muling hindi na sila papayag na magkalayo. Behind every successful man, there is a woman. Simula na umalis si Catherine sa poder ng asawa, naging pabaya si Drake sa mundo ng showbiz. Swerte ang babaeng may mapagmahal na asawa, yung willing mag-give up sa career para lang hindi mawala ang taong pinakamamahal. Bibihira lang may lalaking ganun, never ma-attract sa imang babae. If anyone have that, please love them purely. Not everyone may have the chance na magkaroon ng ganoon lang masaya ang mag-asawa, Drake Mondragon at Catherine. Bilang mag-asawa, naging successful ang businessman, si Drake, at ang kanyang inspiration ay ang kanyang pinakamamahal na asawa. Nagkaroon sila ng mga anak. Never naging pabaya si Drake na pangalagaan ang kanyang pamilya, kahit nabisa din siya sa kanyang business. Thank you sa lahat na sumuport at sumubaybay ng kwentong Drake Mondragon, Secret to Married. Sana'y patuloy niyong sabaybay ng susunod pang upload. Maraming salamat!